Ngayon ay araw ng Biyernes, April 12, 2024. Time check ngayon po ay alas 7 na ng umaga. At narito ang unang bagsak ng mga balitang gigising sa inyong umaga. Bandang alas 4 ng hapon sa Washington, alas 4 ng madaling araw kanina dito sa Pilipinas, nagsimula ang pulong sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., United States President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Kasama naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang miyembro ng kabinete, kabilang na sina Defense Secretary Guibo Teodoro, Trade Secretary Alfredo Pascual at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Nakaharap ng Philippine officials ang counterparts nito sa US at Japan. Winelcome naman ni President Biden ang delegasyon na dumalo sa kauna-unahang trilateral summit. Well, thank you both for being here and I look forward to this first summit and many more in the years ahead. And as we abiso po sa ating mga kasangbahay, nakatakda ang transportasyon ng tunnel boring machine o TBM sa darating na April 13 at 15, 2024 mula alas 2 hanggang alas 5 ng umaga. Inaasahang maapektuhan nito ang daloy ng trapiko sa Ortigas Avenue at Julia Vargas Avenue. Pinapayuhan naman ang mga motorista na planuhin ang biyahe ng maaga at dumaan sa mga alternatibong ruta. Naglabas ng pabatid sa publiko ang Department of Social Welfare and Development o DSWD laban sa website na assistance.ph. Ayon sa DSWD, hindi opisyal na kinikilala o pinamamahalaan ng ahensya ang naturang website. Kumukuha lamang ito ng impormasyon tungkol sa mga serbisyo at programa ng kagawaran mula sa mga official communication channels ng DSWD. Paalala ng ahensya, huwag basta-basta maniwala sa mga content na hindi nanggaling sa credible at reliable source. Mahalagang kumpirmahin sa mga official social media platforms ng DSWD ang lahat ng impormasyon at anunsyo ng kagawaran para sa tamang gabay at paglilinaw. Ipinanawaga ni House Assistance Majority Leader at Zambales 1st District Representative Jefferson Kongun ang pagsasagawa ng investigasyon ng Kongreso kaugnay ng sinasabing gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China patungkol sa West Philippine Sea. Ayon sa mambabatas, nakababahala ang potensyal ng kompromiso ng umano'y kasunduan sa teritoryo at soberanya ng Pilipinas. Dagdag pa nito karapatan ng mga Pilipino na malaman ang katotohanan at panagutin ang mga responsable sa mga aksyong maaaring magsapanganib sa ating pambansang interes. Hihingi ng paglilinaw ang Department of Education kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga bago nitong pahayag kaugnay sa pagre-revert sa lumang school calendar. Kasunod ito ng mga sinabi ng Pangulo noong Miyerkules na gagawin ng pamahalaan ang lahat ng paraan upang mapaaga at mapabilis ang pagbabalik ng June to March school schedule. Tiniyak naman ng DepEd na patuloy silang nagsusumikap na mapagbuti pa ang kalidad ng edukasyon sa bansa sa gitna ng mga kinahaharap na hamon. Positibo ang Commission on Elections o COMELEC na magkakaroon ng magandang voter turnout para sa overseas voting sa darating na 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC spokesperson Director John Rex Laudianco, umaasa silang aabot sa 70 hanggang 80% ang voter turnout. Paliwanag ng komisyon, ito ay dahil sa kauna-unahang gagawin na internet o online voting kung saan gamit lamang ang gadgets ay maaari ng bumoto. Noong 2022 national and local elections, nasa 38% lamang ang voter turnout ng overseas voting o 600,000 ang bumoto sa 1.6 million na rehistradong botante. Nais nating itaas ang antas na yan sa pamamagitan ng internet voting. At may isa pa po na bagay na benefit ng internet voting, mababawasan po ang gastos ng gobyerno. Bakit? Hindi na po kami magpapadala ng makina, hindi na po kami magpapadala ng balota.
Umakyat na sa 15 ang bilang ng mga Pilipinong nasaktan sa naganap na lindol sa Taiwan. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na lahat ito ay nabigyan ng medical treatment at nakalabas na ng ospital. Sa kasalukuyan ay nagpapagaling na sa company dormitories at accommodations ang mga nasabing Pinoy. Nakaschedule na rin ang follow-up check-up nila. Nagpalabas din ng panibagong executive order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nililimitahan ang mga opisyal ng gobyerno na papayagang gumamit ng protocol license plate. Kasunod dito ng dumaraming reklamo hinggil sa hindi otorisadong paggamit nito na nagkokompromiso sa integridad ng vehicle registration system. Sa ilalim ng Executive Order No. 56, lilimitahan na lamang mula 1 hanggang 10, 11 at 14 ang papayagang license plate. Kabilang na rito ang Presidente, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House at Chief Justice ng Supreme Court. Gayun din ang cabinet secretaries, mga senador at miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso, pati na ang mga mahistrado ng Supreme Court, Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan at Solicitor General. Kasama rin dito ang chairpersons ng Constitutional Commission, Ombudsman at maging ang Chief of the Staff ng Armed Forces of the Philippines at Hepe ng Philippine National Police. Nakasaad rin sa EO na valid lamang ang protocol license plates habang sila ay nasa pwesto at kinakailangan na rehistrado sa kanilang pangalan ang gagamitin sa sasakyan. Naniniwala si Senator Ronald Bato de la Rosa na posibleng nagtatago sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Quiboloy. Ayon sa senador, mismong ang kanyang mga kaibigan sa Davao, matagal na rin umanong hindi nakikita ang religious group leader. Sa ngayon, hindi umano sigurado ang mambabatas kung nakalabas na ng bansa si Quiboloy o nandito pa rin sa Pilipinas. Gayunman, mas maganda anyang sumuko na lang si Quiboloy dahil posible pa rin umanong mapayagan itong makapagpiyansa depende sa magiging hakbang ng kanyang mga abogado. Wala talaga, wala akong idea. Andito ako ngayon sa Davao, tanong-tanong ako dito sa mga kaibigan ko. Ang sabi rin nila, matagal na rin doon lang hindi nakikita. So most likely, magtatago nga talaga. Dahil matagal lang hindi nakikita eh. Hindi ako sigurado. Hindi ako sigurado kung nakalabas o andito pa sa Pilipinas. Hindi ko talaga alam. Wala akong definite answer dyan. Nagsampa na ng criminal case ang Department of Environment and Natural Resources o DENR Soksargen laban sa mga vlogger na nasa likod ng account na Farm Boy kung saan ini-upload ang nag-viral na tarshare video sa Polomolok, South Cotabato. Nakaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9147 o Wildlife Act of 2001 ang mga vlogger na si Ryan Pareño at Sammy Estrebilla dahil sa kanilang video kung saan makikita ang hindi wastong pagtrato sa mga tarsier. Ayon sa kagawaran, ang pagsasampa ng kaso sa dalawa ay upang hindi natularan ng iba ang ginawang mga abuso sa mga tarsier. Hinihikayat naman ng DENR ang publiko na protektahan at pangalagaan ang wildlife species na ito, lalo't nanganganib na silang maubos. Binatikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang desisyon ng Malacanang na suspendihin ng 60 araw si Davao del Norte Governor Edwin Hubahi. Ayon kay Duterte, ito ay paglabag sa due process at demokrasya dahil basta na lamang umanong isinilbi ang suspensyon sa kanya. Hindi rin ito nagkaroon ng pagkakataon na depensahan ang kanyang sarili. Basta na lang pinaalam sa kanya na umalis ka. It violates the due process of law. Tanggalin mo ang tao ng rason. And you must remember that the governor of North Davao has been elected by the people. Hindi yan trabahante na in-appoint mo, tapos tanggalin mo. Kahapon, April 11, pinatawan ng 60 araw na suspensyon ng Office of the President si Davao del Norte Governor Edwin Hubaib dahil sa nakabinbing administrative complaint laban sa kanya. Ang order ay inilabas noong April 8 at pinirmahan ni President by Executive Secretary Lucas Bersamin.
Samantala, susunod sa GMK News. Estados Unidos walang nakikitang dahilan upang mag-overreact ang China sa Quad Drill sa West Philippine Sea. Bilang ng mga Pilipinong nagkaroon ng trabaho noong February 2024, dumami. Abangan ang ikalawang bagsak ng ating balitaan mamaya sa GMK News. Kaya mga kasangbahay, huwag po kayong magpapalit ng channel. Samantala, puntahan naman natin si Kuya Daniel na nasa MCGI Clear. Maraming salamat, Kath. At good morning po sa inyo lahat. Live pa rin tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube account ng UNTV at Good Morning Kuya. And since it's Friday, bukas po ngayon ang ating MCGI Clinic dito sa ating MCGI Charity Center sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City para makapagpatuloy po ng ating libreng serbisyo sa ating mga kapwa-tao na mga nangangailangan ng mga medical assistance. At alas 5 ay nagpasimula na po tayo ng ating registration. Tatagal po ito hanggang mamayang alas 9 ng umaga. Yan po ang ating cut-off para sa lahat ng ating pagsisilbihan ngayong araw na ito na ating mga kababayan. At kung kayo po ay malapit sa area o ibig ninyo na makapagsadya dito po sa ating lugar, maaari po kayo na pumunta dito. Magdadala lang po tayo ng valid ID na government issued at hindi po kailangan ng kung ano pamang bagay. Wala pong bayad at meron naman po tayong mga libreng pagkain dito para dun sa mga maghihintay sa kanila pong turn na mapagsilbihan dito sa atin pong MCGI Clinic. Ano man po ang inyong wika, lahi, kulay, relihiyon, kayo po ay welcome dito po sa ating MCGI Clinic. Ito ay isang medical mission na atin pong itinataguyod kasama ang members ng Church of God International upang makapagsilbi sa ating mga kababayan. Hindi lamang po sa iba't ibang aspeto ng medical, meron pa rin po tayo dito na mga laboratory at meron po tayong kasama na po dyan yung ECG, yung X-ray at meron po tayong dental, may optical po tayo na maaari po ninyong mapakinabangan. Samantala, alamin natin ngayon ang atin pong registration mula po kay Sister Tini Balanon. Sister Tini, kumusta ngayon tayo dyan sa ating registration area? Good morning, Kuya! Good morning, mga kasambahay! It's another Friday morning at asahan ninyo, mga kasambahay, na nandito tayo ulit sa ating MCGI Clinic para magsilbi sa ating pong mga kasambahay na nangangailangan ng atensyong medikal. At Kuya, nandito nga tayo sa ating registration area sa step 1 po. Ito po ang unang dadaanan dito pong ating mga kasambahay na magpapa-check up dito po sa ating clinic. At dito po, makikita po natin, no, kasama po natin dito ang ating pong mga MCGI volunteers. Hello po sa inyo, mga kapatid. Sila po ang nagbabantay na mamahala dito po sa ating registration area. At kanina po, no, mga 6 a.m., natanong ko po si Sis Pat, kanina yung head po ng ating pong registration area. Nasa 150 na po yung ating pong mga nakaregister na mga patients sa oras po na yon, mga 6 a.m. Kaya mamaya pong 9 a.m., asahan po natin na mas madami pa po ito pong ating mga kasambahay na magpaparehistro para po magpa-check up dito po sa ating clinic. At ito po ang unang pila po ng ating pong mga kasambahay. Sila po yung mga pipila para po sa ating registration. May mga dala po ba kayong ID, mga kasambahay? Meron po, meron. Dapat kailangan po yan, mga government issued ID para po mas mabilis po ang ating pong pagpaparehistro dito po sa ating clinic. At doon naman po sa ating mga senior citizens, mga PWD na medyo masakit na ang tuhod, hindi na basta-basta makaakyat sa hagdan, nahihirapan na maglakad. Bukas po ang ating pong elevator po para sa inyo. At huwag po kayong mag-alala, may mag-a-assist po sa inyo dyan. Kapag po kailangan po ninyo magpa-assist, papunta naman po doon sa ating medical consultation area. Kaway po kayo dyan, sis. Yan, sis po ang mag-a-assist sa inyo, mga kapatid. Kapag dumiretso naman po tayo dito po sa ating, sa mas loob pa na bahagi nito pong ating first floor dito sa ating clinic, dito naman po pipila yung mga tapos na pong magpa-register. So ito pong pila na ito ay para naman po doon sa mga kukuha or magpapakuha ng kanilang mga vital signs or vital mga BP or blood pressure, kasi po bago po tayo pumunta sa medical consultation area, kailangan po makuhanan muna kayo ng inyo pong vital signs. So hello po sa inyo!
tayo. Good morning. Nakapag-almusal na po ba kayo? Opo, talaga naman. Kasi speaking of almusal, libre rin po ang almusal dito po sa ating MCGI Clinic. At dahil napapag-usapan naman natin ng almusal, ipapakita naman po natin sa inyo saan po ba prine-prepare yung almusal itong ating pong mga kasambahay na pupunta dito sa ating clinic at magpapa-check up. Dito po yan sa ating food com. Hello po. Ano po ba pagkain natin dito ngayon, sis? Init na lugaw po. Maliban sa lugaw, meron pa po ditong mga food packs na may kasamang longganisa. Tama po ba, longganisa? Oo. Tapos may libre rin pong kape. Kaya sa mga kasambahay natin dyan, huwag na po kayong mag-alala kasi pag pumunta po kayo dito, may kasama na rin pong pagkain. Pumunta na po kayo agad para mauna po kayo sa pila. Ayan, hanggang dito po yan, kuya, no, yung ating pong pila sa ating pong pagpapakuha ng blood pressure. Hello po sa inyo. Ay, nakatulog pa si nanay. Sobrang relax kasi mga kasambahay, ito pong ating MCGI clinic. Air condition din po ito. So, hindi na po mag-worry yung mga kasambahay natin. Mainit ba dyan? Marami bang tao? Naku, hindi po. Naka-aircon po tayo dito, mga kasambahay. At ito pong hagda na nasa aking gilid, dito naman po aakyat yung ating pong mga kasambahay na tapos na pong kuwanan ng kanilang mga blood pressure, ng kanilang vital signs. At dediretso na po sila doon sa ating consultation area. At kuya, asahan din po natin na tuloy-tuloy pa rin po ang pagseserbisyo, of course, ng ating pong Riders Assistance and Community Service or yung ating pong MCGI racks na tumutulong po para po maihatid yung mga gamit po or yung mga gamot na minsan eh hindi na po nakakapunta kasi dito yung iba po nating mga pasyente dahil po sa kanilang mga kalagayan. So ang ginagawa po natin, mismong yung mga MCGI racks na po natin, yung pupunta sa kanila at maghahatid po nung kanila pong mga kailangang gamot, nebulizer, wheelchair, o kaya ng kanila pong mga tungkod. At para naman po sa mga nagtatanong, ano po ba yung mga free services na ino-offer po natin ngayon dito sa ating MCGI clinic? Meron po tayong medical consultation for adults, pediatric consultation, ENT consultation, OBGYN consultation, optical with free reading glasses, dental services, check-up and extraction, ECG at CBG. Kaya kung kailangan nyo po yung mga check-up dyan, magpa-check sa mga nabanggit ko pong free services, pumunta na po kayo dahil open po ang ating registration hanggang 9 a.m. Kuya, yan lang po muna ang latest dito po sa ating registration area. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Sister Tini. At tuloy-tuloy po naman yan sa ating pong pagsilbi sa ating mga kapwa-tao. Tinataguyod po ng Members ng Church of God International ang ating pong pagsisikap na maisakabuhayan natin yung ating pong paglingap sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan ng saklolo. Kagaya nga po na sinasabi po ng 1 at 17 ng Isaias na matuto kayo ang wikang magsigawa ng mabuti, hanapin ninyo ang kahatulan, inyong saklolohan ang napipighati, inyong hatulan ang ulila, ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Puntahan natin si Ira Mariano sa ating pong medical consultation area. Alamin natin kung kumusta naman siya doon. Si Ira, kumusta po dyan? Hello po kuya! Happy Friday po mga kasambahay! Welcome po sa ating pong MCGI Charity Center dito po sa ating MCGI Clinic Medical Consultation Area. Nandito po tayo ngayon sa second floor mga kasambahay. At para bigyan ko po kayo ng step-by-step guide mga kasambahay, papakita ko po sa inyo, meron po tayo ditong tarpaulin po para po makita nyo kung ano po yung gagawin ninyo dito po sa MCGI Clinic once nakapag-register na kayo at masundan nyo po yung guide sa pagpapakonsulta. So ito po ating step-by-step guide. Step 1 po yung registration. Ito po yung mga binanggit ni Tini kanina po. Bibigyan nyo lang po yung inyong government valid ID po para po makita po ang information ninyo sa pagpaparegister po ninyo. So step 2 po, bibigyan po kayo ng form para po fill upan nyo po yun habang kayo po ay naghihintay. At meron din naman po tayong mga pagkain. Libreng almusal po yan para po habang naghihintay kayo, meron po kayong kakainin. So ito pa ating
ating Step 3 naman, kukuhaan po kayo ng vital signs ng atin pong mga nurses from our News and Rescue Team. Step 4, kaunting waiting na lang po ulit mga kasangbahay para po sa inyong kani-kaniyang consultation. At yun na po ang ating Step 5, atin pong consultation sa inyo pong mga doctors. Step 6 po, kukuha na po kayo ng inyo pong gamot sa atin pong pharmacy. So ngayon mga kasangbahay, nandito po tayo sa labas po ng second floor medical consultation area. So medyo may nabago lang po ng konti. Lipat-lipat lang po tayo ng iba pong mga consultation po natin. Dahil ngayon po, nandito po sa room po na yan ang atin pong dental services kasi po nandun po siya dati sa loob. So ngayon, medyo nabago lang, papakita ko po sa inyo kung ano po yung nandun sa dati po nating dental services area. So makikita nyo po, andito po ating mga patients, naghihintay po sila at yung iba po kinukuhanan na po ng vital signs ng atin pong mga nurses. So kaway-kaway po kayo! Iyon o, masaya po ba ang umaga ninyo? Okay naman po, ayun, salamat sa Diyos. Halika, pasok na po tayo sa atin pong loob po ng atin pong medical consultation area. So may binanggit po si Tini kanina na elevator. Ito po yung kasunod niyan, mga kasangbahay. At sila din po yung atin pong mga staff na pwede ninyo pong i-approach kapag medyo nalilito po kayo sa kung anong step na po ba kayo sa atin pong medical consultation. So ito po, iba pa nating pasyente na naghihintay ng kanila pong medical consultation. At ito po ang ating pharmacy. Dito nyo po kukunin ang inyo pong mga gamot. Ito po yung last step natin mga kasangbahay. Yan, parang si nanay, nakakuha na siya ng kanyang gamot. Halika po, dito po tayo sa loob pa ng ating medical consultation. Dito po sa akin pong kanan, makikita nyo po meron na rin po tayong mga stand dito mga kasangbahay. Kung saan makikita nyo na po kung anong klaseng check-up po ba ang meron dito sa area na to. Katulad po noon sa stand po na ito, makikita nyo, dito po yung area para po sa OBGYN consultation. Sa dulo po noon, makikita nyo, meron pong physical therapy. So di po kayo malilito. Sa bahagi pong ito, kung nakikita nyo mga kasangbahay, nakalagay po ENT consultation. So doon po yan sa bahaging iyon. Pwede rin po kayo mag-approach ng ilan po sa ating mga staff para po tatanungin nyo sila, saan ba yung ENT? So ituturo nila po kayo kung saan po yun. So dito po yan. Doon naman po sa bahaging ito, ang atin pong optical services. Atin pong mga kasangbahay na magpapacheck up po ng kanila pong mga mata. At sa bahaging ito po, yon, nalipat na po ang ating adult medicine po na stand po. Makikita nyo po yung information para makita nyo po kung saan ba kayo dapat pumila. Pero karamihan po sa ating mga pasyente, lahat po yan dito, mga adult medicine po, ang kanila pong ipapacheck up. So ngayon po, dito po tayo sa area na to naman ng CBG service po natin. Na kung saan dito po yung dati po nating area po sa atin pong dental check-up, yung mga nagpapalinis po ng ngipin, nagpapabunot, nagpapasukat ng postiso. Ngayon po, dito na po yung area po ng CBG natin. At ang area din po natin para sa ating pediatrics. And ba ating doctor, nag-check up na po siya ng mga chikiting. At ngayon, interviewin po natin ang isang mommy. Si Ate Joy De Las Reyes, kasama niya po ang kanyang babies, si Baby Kit Kit at saka po si Kuya Zion. Hello po Ate Joy, bati po kayo sa ating mga kasangbahay. Good morning po. Ayan, Ate Joy, ano po mang ipapacheck up po ninyo sa inyong baby? May ubot sipon kasi, may ubot sipon si baby, tapos si baby kit-kit po. Eh si Kuya Zion po, ano po bang nararamdaman niya po ngayon? May ubo din siya, pareho sila. Ah, okay. Kasi medyo uso nga ito, no? Ay, bakit naman po dito po kayo sa MCGI Clinic nagpunta? Bakit hindi po sa ibang hospital? Ba't dito niyo po naisipan magpa-check up po ng inyong mga anak? Kasi nirecommenda lang to nung kapitbahay namin. Taga siya, kapatid siya dito sa MCGI. Sabi nga daw, free lahat daw, so walang babayaran. So, trinay din namin, okay naman, maganda yung yung pakikitungo talaga ng mga tao dito. Ano po yung naisip nyo nung sinabi po sa inyo na libre po lahat? Di nyo po ba naisip na, ay, baka meron akong babayaran doon, baka may hidden charge, ganyan? Nung una, parang doon ko naniniwala, kasi nga first time namin, pero yun, hindi ko naman naisip na baka may hidden charge, pero wala naman. ayan. Kamusta naman po ngayon si baby? Parang hindi naman siya masyadong, parang napuyat. Kayo po ba, anong oras po ba kayo nagising ate? Kasi parang isa po kayo sa mga unang nakapila po, dito po sa ating MCGI Clinic. Bali alas 3 kami nagising, nakarating kami dito, 4 o'clock. Opo. Oo.
Ayan na, umiiyak na si baby. Pero marirecommend niyo po ba itong MCJ Link sa iba pa pong mga mommies or iba pa pong mga pasyente po na meron pong mga iba-iba pa pong mga karamdaman? Ay, opo, talagang recommended po yung MCGI Clinic kasi bukod sa okay, yung mababait po yung mga staff dito, maganda rin po yung service na binibigay nila. Tapos libre pa. Salamat po sa opo, Diyos. Opo, salamat po sa Diyos sa pagkakataon po na makasangkapan tayo sa kahit pa paano po maliit pong bagay para po makaalawan tayo sa inyo. Salamat po sa Diyos, Ate Joy. Po. At kung meron pa nga po kayong gustong ipa-check up, kahit din po kayo, pwede po kayo magpa-check up dito. Yeah. At yun lang po ang atin pong update dito, Kuya, sa ating pong medical consultation area. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Sister Ira, dyan po sa ating medical consultation area. Tuloy-tuloy po ha, huwag kayo pong mag-atubili. Ito po ay 5 to 9 hanggang mamaya 9 o'clock pa po ang ating cut-off. At ulitin natin, ito po ay libreng serbisyo para sa ating mga kapwa-tao. Ano man po ang inyong reliyon, ano man ang inyong political affiliation, kulay, lahi. Kung kami po ay mayroong munting maipagsisilbi sa inyo, dito po sa ating MCGI Charity Center, MCGI Clinic, magsadya lamang po kayo dito sa atin. Si Sister Celine ang sa ating MCGI Clinic Lobby para magbigay naman sa atin po ng update. Sister Celine. Good morning, Kuya. Good morning, mga kasangbahay. Nandito po tayo ngayon sa May Lobby dahil nakaantabay po dito ngayon ang MCGI RACS or Riders Assistance and Community Service po, Kuya. Nandito po sila today dahil po may ihahatid po tayo na mga wheelchair, walker at nebulizer po sa May Bunga, Pasig City. Kung natatandaan po ninyo, mga kasangbahay, noon pong nakaraang Friday, nagpunta po ako sa May Bunga, Pasig City dahil nag-request po ang mga PWDs po natin doon na magkaroon po sila ng free po na breakfast feeding at saka magkaroon din po ng mga konting relief po para sa kanila. Pero Kuya, habang nandun po tayo, may mga lumapit po sa atin na mga kababayan po natin na nagre-request po sana na mabigyan po sila ng walker, wheelchair at mga nebulizer. Meron po tayo doon na dalawa pong PWD na bata, dalawa po karamihan po sa kanila, ay meron po silang problema po sa paglakad. Yung isa po nating naging pasyente po doon, no, na bata, meron po siyang hydrocephalus at meron po siyang autism. Gusto po niya maglakad, kaya lang po nahihirapan po siya dahil nga po sa kanyang sakit at nag-request po ang kanyang lola na sana mabigyan po siya ng walker. Meron din po tayo mga kasamahan po doon ng mga PWD na nagre-request po dahil kulang po ng isang paa or na-stroke po sila. Ngayon po, Kuya, sa awa tulong po ng Panginoon, iahabol po natin na maibigay po sa kanila yung kanila po mga ni-request po na mga assistive devices. At nandito po sila sa ating likuran, ang mga kasamahan po natin na riders po natin na magda-deliver po sa Pasig, May Bunga, ng atin pong mga assistive device. So narito po yung ating dalawa pong wheelchair, walker at isa pong nebulizer. Nandito po ngayon kasama po natin yung ilan po sa ating mga riders. Hello po, good morning po, sir. Good morning po. Ayan, meron na po ba kayong address po nung pagde-deliveran po natin ng ating mga assistive device? Meron na po, nakaruta na po. Kaya alam po yung isang sa West Bank Rainforest, hindi po sumasagot doon sa dalawang telepono ng nilagay niya. Hanapin na lang namin yung kanyang address. Pero yung tatlo po, located na po, natawagan ko na po lahat. Ayan, salamat po sa Diyos. Handang handa na po ang ating mga riders po na maghahatid po ng ating mga assistive devices sa May Bunga, Pasig City. Ayan, salamat po sa Diyos. Ingatan nawa po kayo sa paghahatid po ng ating mga assistive device. Pero mga kasangbahay, no, sa mga gusto pong pumunta dito sa MCGI Clinic pero nalalayuan po or malayo po kayo dito sa area ng Marikina or wala po kayong kakayahan na pumunta dito dahil meron po kayong karamdaman, huwag po kayong mag-alala dahil meron po tayong MCGI Digital Clinic. Pwede po kayong tumawag sa ating mga numero na ipa-flash po sa ating screen para magkaroon po kayo ng pagkakataon din po na makapagpa-check up po sa ating mga medical doctors or kung meron po kayong naisisangguni tungkol po sa inyong mga kalusugan. Kung hindi rin po kayo makakapunta para makakuha po ng mga libreng gamot dito sa ating MCGI Clinic, huwag po kayong mahiya po na kumontak po sa ating mga numbers dahil meron po tayong mga riders po na pwede pong maghatid po sa inyo ng inyong mga pangangailangan. Salamat po sa Diyos, Kuya. Balik po sa inyo.
Maraming salamat, Sister Celine, dyan po sa ating MCGI Clinic Lobby. At maliban po dito sa ating MCGI Clinic sa Marikina, meron din po tayong mga medical and dental services at laboratory tests sa ating pong La Verdad Diagnostic Center sa Apalit, Pampanga, na libre din po na maia-avail ng ating mga kababayan. At makibalita tayo kay Sister Noelia Alcantara dyan po sa ating namang La Verdad Diagnostic Center sa Apalit. Sis Noelia, kumusta naman tayo ngayon dyan? Ayan, good morning po, Kuya! At good morning din po sa ating mga kasambahay na nanonood po ngayon. At nandito po tayo ngayon sa bagong bukas na MCGI Diagnostic Center. Located po yan sa La Verdad, MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. At dito nga po sa aking pong gilid, makikita nyo po ang waiting area po para po sa mga PWD at senior citizen. At sa kabilang area naman po, nandun po ang registration area ng mga adults po, no? Doon po nila ilalagay po ang kanilang name, tapos kung saan po sila magpapa-check up. For example po, kung sa dental po ba sila or sa general consultation. At after po noon, meron din pong pila doon para po ma-check po ang kanilang mga vital signs. Reminder lang po sa ating pong mga kasambahay na gusto po magpa-check up dito po sa ating MCGI Diagnostic Center. Ang start po ng ating registration, pag Friday po ay 5 a.m. ng umaga, at ang cut-off naman po ay 8 a.m. Kapag naman po Monday hanggang Thursday ay 10 a.m. po ng umaga at hanggang 12 p.m. po yan, hanggang tanghali po. Kaya sa mga gusto pong humabol po at pumunta po dito sa ating MCGI Center, lalo na po sa mga nanonood po na ating kasambahay, ay pumunta na po kayo dito at magpa-consult na po kayo dito po sa ating MCGI Diagnostic Center. At yan po, ang ating po mga libreng services ay bukas po para po sa lahat po ng ating mga kasambahay. At paiba man po tayo ng kulay, wika, lahi at paniniwala ay bukas po ang ating MCGI Center para po makatulong po sa ating mga kasambahay. Dito po, sa area na ito, papakita ko po sa inyo ang mga facilities po, no? So, sa area po na ito, dito po makikita ang ating X-ray area. Ayan, kung nakikita nyo po ay ongoing po ang pagkakaroon po ng pagtatest po ng X-ray. Ayan, ongoing po sila. At dito naman po, sa area po na ito ay ang ating ultrasound area. Ayan, ultrasound area at ECG. Dito po isinasagawa yan. Kung nirecommend po ng doktor na magpa-ultrasound, ayan, pasok po tayo. Ayan, hello po. Hello po sa inyo. Ayan, at kasalukuyan, meron po tayo dito nga patient po. Ito, kasama po natin ng ating po mga kasamang doctors. Ayan, hello po sa inyo. Okay po. Tapos, sa dito naman po, sa area po na ito, ang ating dental room. Siyempre po, makikita po natin dito. Sa lahat po ng mga gusto pong magpa-cleanings at magpa-extraction po, magpa-pasta, ayan, dito po ang ating ang dental area. Ayan, kasama po natin ang ating mga kasamang dentist. Meron po sila ditong dalawang dentist. At meron din po tayo dalawang dental chair. At yan, pumunta naman po tayo dito sa side na ito, ang ating laboratory area kung saan dun po natin na itetest ang ating ang CBC at urinalysis. Kung nirecommend po ng doktor na magpa-check po sila, dito po tayo pupunta. Ito po ang ating area po na yan. Kasama po natin dito ang ating mga licensed medtech. Ayan po, makikita nyo po. Tapos meron po tayo ditong mga high-end machines para po ma-check po ang mga blood count at na iba pa pong mga bagay na i-check. At para naman po sa ating laboratory, ay sinasagawa po yan na pag po in-advisean po ng ating mga doctors na, for example po, pasok po ang ating patient para po sa requirements or nakapag-fasting po sila, ay may sasagawa po natin yan ngayong araw. Pero kung hindi po pumasok sa ating requirements, ay sa bukas po isasagawa ang ating laboratory. Ayan, at pumunta naman po tayo dito. May nakausap po ako dito kanina. Ayan, siya po, si... Ayan, okay po. Siya po si Nanay Leonora A. Rojas. Ayan, siya po ay 61 years old na at mula po siya sa Sulipan, Apalit. Ayan, maganda po. Umaga po, Nanay. Magandang umaga po sa inyo. Okay po. Ano po yung ipapa-check up niyo po ngayon? Ano, sa presyon. Mataas kasi presyon ko. Tsaka yung ulo ko sumasakit. Tapos yung kagiliran ko. Ganun. Ah, okay po. Ano po bang nararamdaman nyo? Nahihirapan po ba kayo sa pang-araw-araw?
hindi na nga ako, ano, yung sa ano ko, yung sa ulo ko talaga, minsan talaga pag gabi, nagigising ako, masakit siya, ganun. Tapos yung presyon ko talaga, minsan tumataas, minsan hindi naman siya bumababa talaga, 140 lang, ganun, 130, ganun. Tapos minsan 180, 170, over 90, 80, ganun. Hindi ko alam kung... Kasi yung gamot ng iniinom, Lasartan, 50 grams na, parang hindi siya umaandar sa akin. Yung parang hindi na ata tumatalab, kaya gusto kong magpa-check up. Willing ako na gusto kong malaman kung anong gamot talaga yung para sa akin. Sa awa, tulong po ng Diyos, ay meron po tayong mga doctors sa pwede po magtumulong po sa inyo para po ma-check po ang inyong kalagayan. At tanong ko lang po na since kanino po ninyo nalaman na meron po tayong sinasagawang MCGI Diagnostic Center po dito? San ko si Benedicta Dato. Siya nagyakag sa akin dito kasi nagpapa-check up na siya dito. Dato, ganun. Sinama niya ako. So first time niyo? Oo, first time ko pa lang dito. Po. Baka po may mensahe po kayo sa ating pong mga kasambahay na gusto din po magpa-check up po dito sa ating MCJ Diagnostic Center. Oo. Sige po. Mensahe ko lang sa lahat, kahit sino ka pa o ano ka mang ano, pwede naman pumunta dito, pwede naman magpa-check up kasi pang sa lahat naman to. Kaya nagpapasalamat ako dahil merong ganito na nagpapa-check up. Kaya nagpapasalamat talaga. Salamat po sa Diyos. Ay, nawa po, makikisangkapan po ang ating mga kasamang doctors para po magguminhawa po ang inyo pong pakiramdam. At kumain na po ba kayo? Hindi pa, mamaya. Okay po, meron po tayo dyang libreng breakfast po dyan. Kumain na po kayo. Tapos po, after po ng inyo pong consult sa doctor po, meron pong bibigay pong gamot po sa inyo. May re-reseta po sa inyo. Kaya sana po ay mainom nyo po ang gamot nyo po on time. Ayan, salamat po maraming sa Diyos. Maraming bagay yun. Opo. Salamat. Okay po. Ayan, salamat po sa Diyos, Kuya, at reminders lang po ang ating pong registration kapag Friday ay 5 a.m. hanggang 8 a.m. Dito po yan, located sa La Verdad, Apalit, Pampanga. Balik po sa inyo, Kuya. Maraming salamat, Sister Noella Alcantara, dyan po sa ating La Verdad Diagnostic Center. Tuloy-tuloy po yan. Nag-start po ng atin pong operation dyan noong pang 2017, ano, December 15. At during COVID-19 pandemic, hindi naman po natigil ang ating operation dyan sa tulong at awa po ng Panginoon. Kaya tuloy-tuloy po yan ang ating La Verdad Diagnostic Center sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, dyan sa Apalit, Pampanga. At ang registration time natin po dyan, Monday to Thursday ay 10 in the morning hanggang 12 p.m. Pagka po regular. At Friday, 5 in the morning to 8 o'clock in the morning. Samantala, nasa Barcelona, sorsogo naman po ang MCGI Youth para po sa ating Brigada Eskwela na isinasagawa sa lugar na yan sa Alegria Integrated School. Si Sister Tricia Doyungan, atin pong pakibalitaan. Sister Tricia, kumusta naman po tayo dyan sa Sorsogon sa Bicol? Good morning, Kuya! Good morning, mga kasambahay! Nandito po tayo ngayon sa Alegria Integrated School dito po sa bayan ng Barcelona, Sorsogon. At mga kasambahay, kaunting background lang po sa ating napiling eskwelahan, ang Alegria Integrated School po ay kasalukuyang mayroong 181 na mga mag-aaral. Mula po yan sa kindergarten hanggang grade 8. At meron naman po tayong 18 na masisipag na mga guro. Kuya, marami pong programs and projects ang Alegria Integrated School. At isa na nga po dyan ay ang Gulayan sa Paaralan Program. Napag-alaman po kasi natin na kailangan po ng school ng manpower para po malinisan at mahanda ang kanilang gulayan sa paaralan upang kanila pong mataniman. Dahil kung makikita nyo po dito sa aking likuran, ay marami na pong mga damo na tumubo at kailangan na po natin yung linisin at tanggalin. Kailangan rin po natin kuyang ihanda ang mga lupa at gumawa ng mga plot nang sa gayon po ay madali na lang ang pagtatanim ng ating mga estudyante at mga guro. Kaya ngayon po sa awa at tulong ng Diyos ay nandito po ang MCGI Youth Sorsogon Chapter para po magsagawa ng clean up drive. Kalinsabay po nito, Kuya, ay meron din po tayong feeding program na isinasagawa at anytime po ay pwede pong mag-avail ng libreng almusal
ang ating mga estudyante at mga guro. At mamaya po ay may inihanda rin kaming munting sorpresa para po dito sa Alegria Integrated School. At kuya, full energy and full support po ang MCGM Youth Sorsogon Chapter. Ready na po sila, hawak-hawak po ang kanilang mga cleaning materials and gardening tools. Kawan-kawan, pati po muna ang update sa ngayon. Kuya, magbabalik po kami mamaya loobin ng Diyos para sa iba pang update sa ating gulayan sa paaralan. Pero bago po yan, ay may pagbati po muna ang MCGI Youth Sorsogon Chapter. 3, 2, 1! Good morning! Salamat po sa inyo. Balik po sa inyo, Kuya Daniel. Maraming salamat, Sister Tricia, at pagpalain kayo ng Panginoon dyan sa lahat ng ating mga kasama at mga kapatid na nasa youth sector. Salamat sa inyong pakikipagkaisa at manatili kayo na masigla sa pagtulong at pagsaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Babalikan ko kayo mamaya at yan po yung ating mga kapatid na kasama sa MCGI Youth na nagbibigay po naman ng assistance ngayon dyan sa lugar po ng Bicol. At ang sabi nga po nila, lagdatin ka na daw, huwag lang sasakit ang ipin mo kasi mahirap yung masakit ang ipin. Pero syempre, mas maganda, wala kang lagnat, wala pa rin sakit ng ipin. Kasi ang problema naman, pag masakit ang ipin mo, talaga po nga ang hirap. Kumain, matulog, talagang alam ko, naranasan na din ninyo yan, lalo na yung mga nung bata ay madalas talagang sumakit ang kanilang mga ngipin. Dapat lang po talaga atin namang alagaan ang ating mga ngipin na hindi naman maubos. Pero iba't iba po ang paniniwala na naglilipana din naman pagdating sa sinasabi nilang dental care. Iba-iba rin ang kanila pong mga sinasabing paraan. Ngayong umaga po, tatalakayin naman sa atin ni Dr. Moffett Meneses ang tungkol po sa dental myths and misconceptions. Dito po sa ating usapang pangkalusugan, kasama natin si Brother Joshua at Sister Tini. Thank you po, Kuya. And syempre, good morning, Doc Moffett. Welcome back po. Dito sa Good Morning, Kuya. Dito, totoo naman po yung sinabi ni Kuya Daniel kanina. Madami talaga mga myths, mga misconception, lalo na sa dental care natin. Pero sana this time, makorek natin itong mga ito para hindi na masyadong marami po yung nabibiktima nitong mga myths and misconception. Pero ano po ba yung unang-una dyan, Doc, na mga myths and misconception? Common, para po makorek kaagad natin if mali talaga sila. Una yung sinasabi nila na kailangan daw yung mas maraming sugar, mas nakakasira ng ngipin. Totoo po ba yun? Totoo naman yun na yung sugar naman, talagang di naman talagang maganda sa katawan. Mm-hmm. Hindi lang sa ngipin. Kaya lang, yung iba kasi ang sinasabi, mas maraming sugar, mas nakakasira. Pero hindi siya, meet siya dahil hindi naman kailangan marami para makasira ng ngipin. Kumbaga sana bigyan ko kayo ng example, no? Yung isang tao kumain ng isang balot na isang pack ng candy. Pareho rin 'yun pag kumain siya ng yung isang tao naman na kumain lang ng isang piraso na candy. Kasi ibig sabihin, sapat na kasi yung isang piraso ng candy para mag-react yung bacteria at gumawa ng acid. Nasisira sa ngipin. Hindi kailangan ng marami. Ngayon, ang isa namang idadagdag ko doon, iba naman din yung sinabi ko kasi isang kainan lang yung isang balot ng candy, no? Pareho sa isang piraso. Pero halimbawa, ang ginawa mo naman ay yung isang balot ng candy, maya't maya mo kinain. Halimbawa, tuwing ikasang oras, kumakain ka. Mm-hmm. Yun ang mas nakakasira ng ngipin. Kasi ang nangyayari naman doon, di ba sinasabi ko, magre-react yung bacteria doon sa sugar. Ano siya? Yung bacteria kasi, parami lang paramihan bawat oras. Kaya kumbaga sa yung bacteria, sinusuplayan mo ng gagawin niyang acid. Mas marami siyang nagagawang acid. Pero halimbawa, isang beses mo lang siya binigyan, yun lang yung time na yun na makakagawa siya ng acid. Kaya yun, bali, ganun ang ano natin, patungkol dun sa
pagkain ng sugar. Pero pag sinabi naman po nila, ay, kung kumakain naman ako, yung sugar-free naman yung pinipili nila, Dok. Yung mga sugar-free na pagkain po ba, pwede pa rin mag-cause ng cavities or mga problema sa ngipin? Yung gano'n, nakakatulong naman na mawalan ng ano, no, bali yung epekto nga, no, medyo bumaba. Pero halimbawa, ang sinabi mo eh, sugar-free na soda. Soda, yun nga po. Yung soft drinks. Eh di ba, kung titignan mo yung ingredients niya, may acid din kasi siya eh. Ah, okay. Ibig sabihin, di ba ang sinabi ko kanina, magre-react yung sugar dun sa bakterya para magkaroon ng acid. Eh ngayon eh, kung yung soda eh, may acid na talaga. Yun na mismo. Hindi na kailangan ng ano, magkaroon ng reaction yung dalawa. Kaya, yung acid na yun, makakasira ng ngipin kasi yung enamel niya nga, nade-decalcify. Acid pala talaga ang isa rin sa problema natin. Pero Joshua, smile ka nga. Bakit gano'n? Smile ka. Ayun, ang ganda ng ngipin, ang puti. Pero totoo ba na kapag maputi ang ngipin, ibig sabihin healthy siya? Ah, hindi. Ay, hindi. Kasi ang ano kasi niyan, yung kulay ng ngipin, depende yan sa kulay ng tao. Kung mapapansin mo, yung mga negro, mas mapuputi talaga ang ngipin niya. Kesa sa mga mapuputing tao, medyo madilaw talaga ang ngipin niya. Ngayon, ang pagkadilaw din ng ngipin, nanggagaling nga kasi yan dun sa dentin. Yung dentin, yung pangalawang layer ng ngipin, yun yung nagbibigay ng kulay dun sa transparent naman na enamel. Kaya, yun nga, depende sa kulay niya. Ngayon, yung dentin na yun, yun yung mas malambot ng konti sa enamel na nagiging ano naman siya para hindi ma kasi brittle yung enamel eh, kung wala siyang cushion ano siya mabibiyak, okay. Magkrakrak. Kaya yung dentin yun ang importante na mapangalagaan din, oh. At para mapangalagaan yun, kailangan mo mapangalagaan yung enamel. Kaya kung babalik tayo dun sa kanina rin dun sa sugar na nagkakaroon ng acid, kaya kailangan natin yung paglilinis ng ngipin, pagto-toothbrush, para maalis yung sugar, maalis din yung bakterya na walang magre-react para masira yung ngipin natin. Ayun. Napag-usapan po natin yung ano, pagbabrush nga ng ngipin. Meron po kasi siguro mga kasambahay natin na kapag nagtututbrush sila, Dok, mapapansin nila minsan para may dugo minsan yung mga ano nila, yung sa gums nila. Normal po ba na minsan, kahit paminsan-minsan, nagdudugo yung gums? Hindi siya normal eh. Kasi sign nga yan ng gingivitis kung sakali. Okay. No? Dalawa pagmumulan. Kasi kung masyado sila matigas madiin. Madiin magbrush, pwede rin talagang magdugo dahil sa trauma. Meron naman nagdudugo dahil nga madumi yung ngipin. Hindi nagpapa-cleaning sa dentista. Every 6 months kasi dapat magpapa-cleaning siya. Nagbi-build up yung tartar, yung calcular deposits. Ngayon, yung calcular deposits, naiirita niya yung gums. Nagkakaroon siya ng inflammation. Ngayon, kung maga, di ba ang nangyayari, pag maga, ano siya, tumataba. Opo. Ngayon, ang gilagid, kung tumataba siya, numinipis siya. Habang tumataba siya, numinipis eh. Kaya konting ano lang, tama lang ng brush o kahit na anong bagay, magdudugo siya. Kaya sign siya ng gingivitis. Hindi maganda talaga kung sakali mangyari yun. Eh, Dok, kasi nabanggit niyo po kanina yung pag mag-brush ng kanilang mga teeth. Eh kasi, Dok, ang sinasabi nila, kapag ganun yung pagbabrush nila ng teeth, eh mas malinis or mas malilinis nila yung ngipin nila. Tama po ba yun? Hindi rin yun tama. Kasi ang kailangan nga, hindi ganong madiin ang pagbabrush. Okay. Gaano po ba yung hindi ganoon kadiin na pagbabrush, Dok? Depende kasi siya sa tao eh. Tsaka dun sa depende sa ano ng ngipin, ng gums. Kaya, kumbaga sa ano, kung nakikita naman na pag nagbrabrush siya, dumudugo nga yung gilagid. Then, natrotroma na yun. Kaya, sobra na yung ganun. Light lang naman talaga kasi ang ano, pati yung sa bristles, soft lang, enough na eh, para maglinis. Ang importante, lagi siyang nalilinis. Na tuwing pagkatapos kumain,
kailangan malilinisan. Ayun, mga kasambahay, hindi natin kaaway ang ating mga ngipin. Huwag tayong masyadong hard sa kanila. Oo, tsaka ang mga toothpaste kasi natin, may mga abrasive siya. Kaya kung ididiin mo siya, yung enamel, unti-unti, nauupod din. Yun din naman ang dahilan, but every 6 months lang din ang pagpapaklining. Mm-hmm. Kasi, yun nga, after kasing i-scale, meron kaming tinatawag na propi paste, may mga abrasives din yun. Kung lagi kang magpapaklining, unti-unti, nauupod yung enamel, na yun nga yung sinasabi ko naman na lalabas naman na yung dentin, pangalawang layer. Dok, nabanggit nyo about dun sa pagpudpud dahil may mga abrasives na yung mga toothpaste natin. Lahat po ba ng mga toothpaste meron pong gantong component? Kasi meron mga kakaibang mga toothpaste ngayon na parang sinasabi nila infused with activated charcoal, ganyan. Yung mga ganun po ba, okay, safe po ba gamitin yung mga ganong klaseng toothpaste? Sa ngayon, safe naman siya. Bali yung charcoal, yun yung ginamit niyang abrasives doon. Okay. Ganun ang nangyari. Pero kasi dahil nga bago lang yan, hindi naman masasabi agad na effective siya o safe siya hanggat hindi nagagamit ng matagal. Kumbaga sa wala pa siyang ebidensyang matibay. Ito, yung mga nagdudugo yung ngipin dahil nga dun sa sa mga matitigas or mga madidiin mag-toothbrush, ang nagiging kasi nila, Doc, ang gagawin na lang nila, magfo-floss. Mm. Diba yung iba, magfo-floss na lang kaysa daw ng ngipin. Safe po ba talaga, Doc, ang paggamit ng floss? Okay po ba yan? Necessary po ba talaga yung pagfo-floss? Una, hindi sapat talaga yung floss, no? Kailangan pa rin talaga mag-brush. Brush pa rin. Ngayon, hindi rin naman sapat yung brush lang, kailangan pa rin talaga mag-floss. Talagang dalawa. Partners sila. Oo. Kasi ang floss, ginagamit siya dun sa contact point ng ngipin. Mm-hmm. Halimbawa, ito yung ngipin, may contact siya Halos magkadikit na gitna. Hindi yan napapasok ng breezes. Opo. Na ang makakapasok lang yung floss. Ayun. Kaya kailangan talaga siya. Pero Dok, sa mga nagtatanong naman, kasi madami nalilito dito, Dok, ano ba ang dapat unahin, yung floss o yung brush? Sa akin, kung titignan naman, mas maganda ang unahin yung floss. Kasi alisin mo muna yung dumi dun sa pagitan, pagkatapos, de pag nag-brush ka, kasama na rin matatanggal yun. Dok, about sa flossing pala, idagdag din natin. Kasi ang daming klase ng mga flossing din po. Kasi may mga, yung mga parang tali. Meron pa ang ginagamit nila, yung mga toothpick. Ano po ba yung pinaka parang advisable na gamitin para pangtanggal nitong mga dumi sa contact point nga po nung ngayon? Ang kung libro ang pag-uusapan, hindi advisable yung parang toothpick. Okay. Na isa lang na floss, no? Mm-hmm. Kasi parang kung baga sa pwede mo kasing ihawa yung iba . Halimbawa, meron sira yung doon sa isang pagitan, linagay mo doon sa kabila, parang nahahawa kasi yun . Kaya kung mapansin nyo, pag doon sa instruction nung floss, yung mahaba nga, pagkatapos mo siyang gamitin sa isa, i-roll mo ulit. Yung pala ang purpose nun. Kaya magtama yung nagpapa-check up kasi tinuturo yan ng dentist yung tamang pagfo-floss din. Ito naman, Doc, kasi mahilig mga marami sa mga kasambahay, ayaw mag-toothbrush, ayaw mag-floss. Huwag na dyan. Pero Doc, ayaw nila ng mga ganun. Kaya ang ginagawa nila, nag-chewing gum para maging fresh naman. Pero sugar-free daw. Sugar-free daw. Nakakatanggal po ba yung talaga ng dumi tsaka nakaka-fresh breath? Yan, kung hindi kaya mag-toothbrush, kumbaga sana pwede siyang substitute, pero hindi dapat lagi. Hindi kasi hindi siya sapat para makalinis . Pero talagang nakakalinis siya kasi pag nag-chuka ng gum, medyo maglalaway ka. Sabi ko nga nung dating natin, di ba, kailangan din ng laway para sa oral health . Kaya, kumbaga sana, yun, naitutulong yun nung pag-chunong gums na sugar-free nga. Temporary lang. Oo. Pero kaugnay po dito, paano naman po yung mga nagma-mouthwash naman? Yung parang nagre-rinse lang. Kung ayaw naman nilang mag-chunong ng mga gum, may mga rinse yun, lang ginagawa nila. Hindi pa rin nila. Siya kumbaga sa karagdagang pag-alaga lang yung sa mouthwash. Kailangan pa rin talaga yung hindi brushing. Hindi enough po talaga yung ganoon. Kailangan talaga
Dok, at nabanggit natin ngayon na yung kulay ng ngipin. Kasi ako nga, actually medyo madilaw yung ngipin ko sinasabi ng mga dentista before ng mga pinuntahan na medyo may tint nga po yung ngipin. Hindi siya maputing-maputi. Pero minsan sa mga, kunyari sa mga showbiz industry at sa iba't ibang mga... Makaputi. Oo, gusto nila maputi yung ngipin nila, Dok. At pinapa-bleach pa nila para pumuti. Yung pag-bleach po ba ng ngipin, safe po ba ito? Ayun, bali, maaaring... Ano to, no? Yung mga ibang kasama ko sa, ano, baka mainis sa akin dahil medyo hindi ko kasi ganong inaayunan. Ay, okay. Hanggat maaari, kung sakali, yung pagpapadbleach, kung kailangan mo lang talaga. Halimbawa nga, nasa showbiz ka, talagang medyo okay yun. Okay, kaya lang. May okasyon. Mm-hmm. Yun, gusto mong medyo maputi ng ipin mo. Kasi nga, ang ano kasi ng tao talaga, pag maputi ang ipin, mas maganda eh. Mm-hmm. Para bang sinasabi nila, malinis, maganda, mm-hmm. ganyan. Pero yun nga, sa akin hindi ko siya ma-advise na palagi. Okay. Hanggat maaari, occasion na lang, pag, o kaya kung talagang sa trabaho mo kailangan, mm-hmm. yun, pwede nating i-advise. Kasi nga, ang nangyayari sa bleaching, para mawala yung stain kasi, mm-hmm. nung ngipin, yung kulay, ano siya eh, pinarurupok niya rin yung enamel. Nagiging okay. parang, under sa microscope, nagiging porous siya. Mm-hmm. Para maalis yung kulay. Mm-hmm. Kaya ibig sabihin, then mas hindi na siya matibay. Oh. Ngayon, ang isang may advice ko naman, kung talagang hindi maiwasan, katulad nga nun, kunwari sa showbiz nga, mm-hmm. Nagpapa-bleach siya, kailangan ng iba pang gagawin din. Halimbawa, mag-a-apply ng fluoride varnish para mas tumibay ulit yung ngipin. Kasabay po ng bleach. Dok, gano'ng kadalas ka dapat nagpapacheck sa doctor pag nagbi-bleach ka? Every 6 months lang rin naman. Okay. Tapos yung bleach kasi, depende rin siya sa ano. Marami kasing bawal yan. Halimbawa, nagpa-bleach ka na. Mm-hmm. Maraming bawal kainin. Kaya kung... Kung mapapadalas yung pagbawal mo, yung bawal na kinakain mo, syempre, babalik ulit yung kulay. Magpapaano ka ulit. Oh. Pero Dok, bukod po dun sa pagbi-bleach, kasi mayroon mga iniano din, mga binibenta rin ng mga whitening toothpaste and whitening, kung ano-anong whitenings, yun po ba safe po ba gamitin yung mga ganong yun products? Yun nga, safe din siya, pero katulad din ng sa charcoal, hindi mo siya kasi masabi. Ay, hindi pa rin. Oo, okay. Na... Relatively alam, new pa lang po yung mga ganong mga produkto. Tsaka kung mapapansin mo yung pag ginamit mo naman, hindi naman agad kasi pumuputi nga yung ipin. Kaya hindi mo masabi pa kung talagang effective. Effective. But Dok, pag-usapan naman natin yung mga braces. Ayun. Kasi yung iba Dok, kahit na medyo hindi ayos yung ipin nila, tapos medyo may matanda na sila. Sabi nila, ayaw na nila magpa-brace kasi nga, pangbata lang daw yan. Matanda na daw sila. Totoo po ba yun? Hindi rin yun totoo. Kasi pareho rin naman ang nagiging epekto nung maling posisyon ng ipin sa bata sa maling posisyon ng ipin sa matanda. Halimbawa, mali yung position ng ngipin mo sa ng bata, kailangan i-correct para hindi magkaroon ng diferensya sa temporomandibular joint niya. Mm-hmm. O kaya para hindi ganong natitingan yung ngipin, hindi agad masira. At marami pang iba, no? Ganon din naman sa matanda. Kung sakaling mali yung position ng ngipin, pwede rin maging ganon yung epekto sa kanya. Ngayon, ang nagiging kaibahan lang, mas matagal lang i-treat yung matanda kaysa sa bata. Kasi nag-aalalay tayo sa kanya eh. Mm-hmm. Dahil unang-una, yung pag-repair ng katawan niya, medyo mas mabagal na. Kasi halimbawa, ito yung ngipin, no? Mm-hmm. Kunwari, hihilahin. Dito sa pinahihilahan, yung direction ng pinaghihilahan, merong nangyayaring attrition doon. Ibig sabihin, nauupod yung buto. Okay. Di ba? Para mapunta siya doon, uh-huh. inuupod niya yung buto. Ngayon, may space na maiiwan dito naman sa opposite na ano niya. Pinaghihilahan? Na kailangan, dapat may ma-deposit na buto ron. Kailangan ma-repair yun. Kasi kung hindi siya ma-repair, uuga ang ngipin. Mm-hmm. Kaya ang gagawin natin, ang paghila ng ngipin doon,
Hindi tulad sa bata na malakas kagad ang pwersa. Mm. Kasi yung bata, madali niyang i-repair yung, okay, yung naiwan na awang. Mm. Pero sa matanda, dahil matagal, binibigyan natin ng panahon na mag-deposit yung buturon para hindi gumalaw yung ngipin. Kaya pala may mga naka-brace po ng matagal ng panahon, meron mabilis lang. So, hindi pala pare-parehas. Hindi pare-parehas. Pero viable pa rin naman, kahit na medyo may edad na, pwede pa rin naman pong ma-adjust at maayos yung kanilang ngipin. Oo, pwede pa. Alright. Pwede pong magpa-brace kahit pwede. Pwede pa. And again, thank you so much po, Dr. Moffett Meneses, for joining us today. Kuya, balik po sa inyo. Maraming salamat, Brother Joshua, Sister Tini, at si Dr. Moffett Meneses. Yan po, take natin yung kanilang mga advice. Puntahan natin nating libreng sakay sa pagkakataong ito sa lugar po naman ng Bataan, si Brother Melvin Arbo. Melvin, kumusta po kayo dyan? Tama po kayo. Andito ka rin po tayo ngayon sa... Ayan, yan, yan. Go. Hello po. Hello. Sige, go ahead po. Yes, kuya. Yeah, good morning po sa inyo uli at sa ating mga kasangbahay all over the world. Tama po kayo, kuya. Tayo po ngayon na nandito po kayo sa Balanga upang maglingkod sa ating mga estudyante ng Bataan National High School na kung saan sila po ay nagpapatupad po ngayon ng asynchronous at synchronous na mode ng pasok sa eskwela. Pero ang ating pong bus araw-araw po ay naka-standby po sa kanila upang iatid po sila at masundo sa kanilang mga pagpasok at pag-uwi sa kanilang mga eskwela. Ang sa nakuha po nating information, kuya, sa ating mga estudyante po na isasakay po dito, pati na po sa ilang teachers po na nakausap po natin, ang kanila pong junior high ay nagpapalit-palit po ng schedule po, kuya, no? Ngayon po sila po ay MWF, next week po ay magiging TTH naman ang kanilang pasok. Yung MWF po nila ay, ang tawag po nila doon ay asynchronous. Meron po sa kanila online at yung iba naman po ay naka-module. Yun naman pong senior grade 11 ay ganun din po, nagpapalitan din po sila ng schedule ng senior grade 12. Pagka yung pong grade 12 po ay MWF pagpasok, TTH naman po, walang pasok naman ang senior grade 12. Nagpapalitan po sila lagi at weekly ang kanila pong palitan po ng schedule. Pero ang ating pong bus, meron pong paglilingkod pang ginagawa sa kanila araw-araw. Nabawasan lang po talaga ang bilang ng mga naisasakay po natin araw-araw. Gaya po ngayon, nakakatatlong biyahe na po tayo. Pangatlo na po itong biyahe po natin ngayon. Ay nakakamaygit 100 pa lang po ang ating naisasakay ngayon, kuya, dahil bawas na bawas po talaga yung bilang dahil nagpapatupad sila nga ng ganitong setup ng pagpasok sa eskwela. Dahil na rin po yan sa mainit na panahon po ngayon, kuya. Kaya talagang ito po, gagawin po nila ito hanggang sa last day ng kanilang pasok sa Mayo, May 31. Ang kanila pong last na pasok daw po dito sa Bataan National High School. At hanggang doon sa petsa rin po na yun, maglilingkod tayo sa kanila, kuya. Siyempre, lagi na po yan, naka-standby ay ang ating pinaglilingkod sa kanila. Yung ating ngayon po, meron tayong mga packed juices na binibigay po sa kanila, biscuits, meron po tayong tinapay na nakabalot na rin po para sa kanila para maging baon po nila. Kaya kung gusto nilang kainin po while nasa biyahe, pwede naman. At ito nga po pala, meron tayong pasayro po nitong teacher po ngayon, si Mama Nerissa De Jesus. Ma'am, bati po kayo kay Kuya Daniel. Hello po, Kuya Daniel. Good morning. Maraming salamat po sa tulong sa ating pagkakalang para po sa libreng sakay sa aming mga estudyante. Ang anumang kahirapan na nararanasan ng mga estudyante ay walang dahilan para hindi na sila makatapos ng pag-aaral. Muling maraming salamat po, sir. Okay, isa talaga po napakalaking tulong nito. At isa pa po, ako po ay humihingi ng tulong para sa medical attention ng aming mga estudyante na may kahinaan po ang mata dahil hindi po talaga sila makabasa. Dahilan upang hindi maunawaan ang aralin. Kaya po ako po ay nagsusumamo na mangyari po ang aming medical mission sa aming paaralan. Muli, maraming salamat po, sir. Ayan po, kuya. Ayan po si Ma'am Nerissa. Siya po ay lagi po natin naisasakay kasama na rin po ng ating mga estudyante ng Bataan National High School sa kanilang mga pagpasok. Balik po sa inyo, Kuya Daniel.
Maraming salamat, Brother Melvin Arbo, at yung request ni Ma'am, ano, sabi niya, para doon sa optical na pangangailangan ng ating mga estudyante dyan sa kanilang paaralan. Loobin po ng Panginoon, isa-set up po namin agad yan para po naman atin po matugunan yung inyo pong request. Makikipag-ugnayan po kami sa tulong at awa ng Panginoon para sa atin pong eye check-up ng atin pong mga mag-aaral sa inyong paaralan. At kung loobin po ng Panginoon, ay makapag-provide din sa kanila ng assistance sa pamamagitan ng pagbibigay po ng libre po na mga salamin at para po naman na mapakinabangan ng mga mag-aaral natin. May awa po ang Panginoon. We will do that sa tulong po ng Panginoon sa pinakamadaling panahon. Maraming salamat po, Brother Melvin. Maraming salamat sa inyo dyan sa lugar ng Bataano. Pakitake note na natin, ha, mga kasama. Okay na ba yung ano? Baka makalimutan natin yung alamin natin, makipag-ugnayan na tayo doon kung sino yung contact person natin para agad na makapagsagawa tayo ng optical mission doon sa kanilang lugar. O, sama nyo na yun, ano? Medical and optical na. O, baka pati yung ano, yung dental natin, ano? Ando naman, eh, baka pwedeng padala natin yung atin din mismo. Meron tayo pang isang mobile dental and optical clinic, ano, para sa eskwelahan yan sa nire-request nila, ma'am, sa Bataan. Magpapatuloy po ang ating Good Morning Kuya, ang ating pong MCGI clinic ay tuloy-tuloy pa rin po na tumatanggap naman ng ibig po na makapag-avail ng ating libreng mga medical services, optical, dental, dito po sa ating MCGI Charity Center sa number 141 E. Rodriguez Avenue dito sa Marikina City. Ulitin namin, hindi po ito exclusive sa mga Marikenyo. Kahit taga saan po kayo, kung kayo po ay aming mapagsisilbihan, ay open po ito. Ano man ang inyong lahi, wika, reliyon, political affiliation, bukas po ito. Hatid sa inyo ng members ng Church of God International o MCGI. Magbabalik po kami. Huwag po kayong alis. Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita sa oras na ito. Estados Unidos walang nakikitang dahilan upang mag-overreact ang China sa Quad Drill sa West Philippine Sea. Bilang ng mga Pilipinong nagkaroon ng trabaho noong February 2024, dumami. At umano'y gentleman's agreement sa pagitan ng China at Pilipinas ukol sa usapin ng West Philippine Sea, pinabulaanan ni former President Rodrigo Duterte. Nais ng Estados Unidos na mapalakas pa ang relasyon nito sa Pilipinas at Japan sa pamamagitan na rin ng kauna-unahang trilateral summit dito sa Washington, D.C. Muling ipinahayag ng U.S. ang suporta rin nito sa Pilipinas sa usapin sa West Philippine Sea. Narito ang report. Hindi maiiwasan na matalakay sa pulong ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Japanese Prime Minister Fumio Kishida at United States President Joe Biden ang issue sa South China Sea. Partikular na dito ang agresibong aksyon ng Beijing sa West Philippine Sea. Ayon kay Ambassador Romualdez, nakasalalay rin sa pulong ng tatlong lider ang kapalaran ng Riyon. I think changes is not the right word, but this will define the future of our of the Indo-Pacific region on where it's going. Sa press briefing naman ni White House National Security Communications Advisor John Kirby, patuloy na nakabantay ang Estados Unidos sa sitwasyon sa South China Sea. As I said, we've been watching those tensions with great concern. Muling nanawagan ng US sa China na sumunod sa international law at sa 2016 arbitral ruling. Para sa Estados Unidos, walang dahilan upang mag-overreact ang China sa Quad o joint exercises ng Pilipinas, Japan, US at Australia sa West Philippine Sea.
I can't speak for the PRC reaction one way or another, except to say there's no reason to overreact to this. This is about freedom of navigation. It's about adherence to international law. It's about proving the simple point that we and our allies will fly, sail, and operate wherever international law permits us to do. And it does in the South China Sea, and we did. Samantala, isa sa seryosong tinitignan ng Pilipinas ang pagkakaroon ng trilateral trade agreement sa Japan at US. Ayon kay Ambassador Romualdez, ito ay seryosong ikinokonsidera ng pamahalaang Pilipinas. Well, our trade department headed by Secretary Pascual has been really looking into having a free trade agreement not only with the United States but perhaps even with Japan, no? So we are looking at that seriously, and we have been working together with our trade attaché here in pushing for specific free trade agreements. I think the United States is more inclined to go into specific sectors for free trade agreement. Ayon kay Ambassador Romualdez, posibleng umabot sa $100 billion ang makukuhang pamumuhunan ng Pilipinas sa US at Japan sa susunod na 5 hanggang 10 taon. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dumami ang bilang ng mga Pilipinong nagkaroon ng hanap buhay noong February 2024. Mula sa 45.94 million noong January, umakyat ang bilang sa 48.95 million ng mga kababayang may trabaho batay sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ang detalye sa ulat ni Rosalicos. Tumaas sa 96.5% ang employment rate sa bansa o katumbas ng 48.95 million na mga kababayang may hanap buhay noong Pebrero. Mahigit 3 milyong mas mataas ito kaysa buwan ng Enero. Batay ito sa February 2024 Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Nananatiling ang wage and salary workers ang may pinakamalaking share ng employed persons na may 62.9% ng total employed noong February 2024. Ang wage salary earners pa rin ang nananatiling ay pinakamalaking bahagi ng employed. Ang pinakamataas ding employment rate ay naitala sa mga industriya ng wholesale and retail trade, agriculture and forestry, at accommodation and food service activities. Pinakamarami namang nawala ng trabaho sa fishing and aquaculture at information and communication. Si Jonas, 3 beses nang nag-apply ng trabaho bilang construction worker. Anya, nahihirapan siya ngayong mag-apply ng trabaho. Bukod sa kulang ng requirement, wala na ring bakanting posisyon sa target nitong pasukan. Yung iba po, hindi na tumatanggap, marami nang kasi kinukuha, meron na. Si Roberto naman na isang mekaniko, mag-iisang buwan nang walang hanap buhay. Kasi daming aplikante kasi. Kung ikukumpara sa buwan ng Enero, bumaba ang unemployment rate o antas ng kawalan ng hanap buhay sa Pilipinas. Ang unemployed persons o bilang na nasa labor force na walang trabaho o negosyo nito pero 2024 ay nasa 1.8 million. Ito ay higit na mas mababa. Mula 4.5% noong January 2024, bumaba sa 3.5% ang unemployment rate noong February 2024. Nangangahulugan nitong tinatayang nasa 1.8 million edad 15 pataas ang mga walang trabaho. Ang February 2024 unemployment rate ang pangalawang pinakamababang naitala mula September 2023. Batay naman sa Economist Solon, albay 2nd District Representative Joey Salceda, ang pagkakaroon ng dagdag trabaho sa bansa ay bunsod ng mas mainam na kalagayan ng negosyo sa ilalim ng Marcos administration. Gayunman, giit ng mambabatas habang patuloy sa pag-inam ang kalidad ng mga trabaho sa bansa, nananatiling prioridad ang pagkakaroon ng akmang sweldo. Sa gitna ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pangunahin na ang bigas. Rosalicos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinabulahanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y gentleman's agreement sa pagitan ng China at Pilipinas ukol sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon sa dating Pangulo, wala umano siyang isinuko na anuman sa bansang China, partikular na ang West Philippine Sea. Narito ang report nila Lane Moreno.
Walang nangyaring gentleman's agreement sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Ito ang tugon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may pinasok o mano itong secret agreement sa China. Ayon sa dating Pangulo, wala siyang anumang isinuko sa China, kundi nais lamang nito na paratilihin ang katahimikan sa West Philippine Sea. We have not conceded anything to China. There might have been exchange of control over the China Sea, pero those were really territorial in nature, not involving the encroachment of China in our exclusive economic zone. Sa isang press conference sa Davao City kagabi, kinuwento ni former PRRD ang naging usapan nila ni President Xi sa kanyang state visit sa China noong siya pa ang Pangulo. Sinabi umano ni Duterte sa Chinese President na balak ng Pilipinas na kumuha ng langis sa West Philippine Sea, pero hindi pumayag si President Xi. Mr. President, we would insist that that China Sea, or not the whole of it, but there is a part of the China Sea that belongs to the Philippines. And since I would want to, you know, get savings instead of importing it from the exporting country, ako naman agdig, I will dig my oil there. I just want to let you know. Ito ang sagot ni Xi Jinping. I am afraid you cannot do that. Sabi ko, why, Mr. President? Dinaritso ko na siya. I will get it from that portion of the Red China Sea that belongs to the Philippines. Sabi niya, please do not do it. For the life of me, we are friends and I do not want to destroy that friendship. So what is in your mind, Mr. President? Sabi niya, because it would be in trouble. Ayon pa kay Duterte, kung pagpipilitan niya ay maaaring maglunsad ng giyera ang China at maaaring matunaw ang Pilipinas. Ang pagkaintindig ko pag sabi niya, there will be trouble. If we insist on our own way there, China will go to war. Wala na umanong kasunod na meeting na nangyari pagkatapos noon. Wala rin umano siyang tinatago na anumang gentleman's agreement sa pagitan ng China at Pilipinas dahil kasama umano niyang pumunta sa China si dating National Defense Secretary Delphine Lorenzana, National Security Advisor Eduardo Año, former AFP Chief Hermogenes Esperon Jr. at ilan pang mga cabinet members. The only thing I remember was that status quo. That's the word. Na walang galawan. No movement. No armed patrols there. As is where is. Para walang magkagulo. I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Hinamo din ito si Pangulong Marcos na subukang magtayo ng mga gusali sa West Philippine Sea. Sabi ko kay Marcos, stop complaining and expounding on it. Do it and repair. Yan ang sasabi ko sa kanila. I challenge them na sila man ang nasa gobyerno ngayon, di repair nila at gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan. If they are really ready for that, gawain na nila ngayon gusto nilang gawin. I-patrol na nila yung Philippine Navy, the gray ships, and let us see what happened. Mr. President,
I am urging, I'm challenging you to go to Alonan with the other ships and repair it. De, subukan nila. Kami takot. Ayaw namin ng gera. Go ahead. Bring in Japan and the rest of the ASEAN countries and let us see what happens. Samantala, pag-aaralan din umano ni Duterte ang lahat ng mga agreement na pinasok ng pamahalaan noong panahon niya. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naglabas na ng kautusan ng korte sa Pasig City para arestuhin ang religious leader na si Apollo Quibuloy at limang iba pang kasama nito. May kinalaman naman ito sa kasong qualified human trafficking. Narito ang report ni Dante Amento. Ipinag-utos na rin kahapon ng isang korte sa Pasig City ang pag-aresto kay Apollo Quibuloy kaugnay naman sa kasong qualified human trafficking. Kasama nito ang lima pang kapwa akusado na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Simanyes. Ang kaso ay paglabag sa Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 na walang piyansa. Hindi pinagbigyan ng hukuman ang musyon ng kampo ni Quibuloy na inihain noong March 21 na humihiling na ipagpaliban o suspindihin ang proceeding sa kaso at huwag munang maglabas ng warrant of arrest. Paliwanag ng korte ay pinagbabawal ang musyon sa ilalim ng Revised Guidelines for Continuous Trial of Criminal Cases. Dagdag pa ng korte, matapos ang pag-aaral sa kaso kasama ng supporting documents na isinumite, nakakita ng sapat na batayan para ipaaresto si Quibuloy at iba pang akusado. Ayon naman sa kampo ni Quibuloy, inaasahan na nilang hindi pagbibigyan ang kanilang motion. We actually expected that in the light of the political developments happening right now. And I think my co-counsel will file a motion for reconsideration and if denied, we'll raise the matter on certiorari. Pag-aaralan din umano nila gaya ng ginawa sa kaso sa Davao City ang paghahain ng motion to quash o ang pagpapawalang bisa sa kaso at warrant of arrest. Samantala, welcome naman para sa Department of Justice o DOJ ang paglalabas ng panibagong kautusan na hulihin si Quibuloy at mga kasamahan nito. Ayon kay Secretary Crispin Rimulya, patunay ito ng efficiency ng criminal justice system sa bansa na papanugutin ang mga individual na lumabag sa batas anuman ang kanilang kalagayan sa susyudad o kayamanan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang GMK News. Ramdam nyo na ba ang init ng panahon? Asahan pa raw ang pagtaas ng temperatura sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Ngayon mga kabartes, susubukan din nating magluto dito sa labas mga kabartes. Pwede na nga bang magluto sa sikat ng araw? So, bagamat weakening yung tinatawag nating El Nino dun sa Tropical Pacific, eh yung impact naman eh medyo ngayon natin nararamdaman. Pagka panahon ng tag-init, El Nino or summer sa ating or tag-araw sa atin, no, tumataas kasi yung temperatura. Ang ating mikrobyo mas mabilis tumubo at siya ay mas mabilis na dumami sa mga pagkain. Patuloy ng GMK News. Da-
Dahil sa sobrang init ng panahon, pinipilahan ngayon ng ating mga kababayan ng isang palamig fruit juice sa Intramuros Food Bazaar. Mula sa Intramuros sa Maynila, alamin natin ang detalye na yan sa report ni Harry Lagan live. Harry, anong flavor ng palamig fruit juice ang bestseller nila dyan? Good morning! Good morning! Good morning, Kuya! Good morning, Nel! May na-discover na naman tayong inuming pampalamig ngayong sobrang init ng panahon. At introducing ang palamig fruit juice dito sa Intramuros Food Bazaar! Let's go! Woo! Box office na maituring ang pila ng customer sa isang palamig fruit juice booth sa Intramuros Food Bazaar. Ayon kay Mang Benedicto Labadia, mag-iisang buwan pa lang siya sa kanyang palamig business. Anya, naimbitahan sila dito ng Intramuros Administration at Department of Tourism para sa isang taong libreng pagtitinda ng kanilang pangkabuhayan. Actually, yung business ko dalawa na kasi. Isang palamig, isang tuhog-tuhog. So, yung palamig ko is bago lang, 1 month pa lang. Pero yung tuhog-tuhog ko, 1993. Sa halagang 30 pesos ay matitikman nyo ang masarap at malamig na fruit juice dito. At makakapamili kayo sa iba't ibang natural fruit flavors nito tulad ng watermelon, mango, cucumber with lemon, fresh melon, pineapple at four season. Ang magkaklaseng criminology students na sina Raymond at Vanessa dumiretso na dito sa Intramuros Food Bazaar after nilang mag-PE class. Anila, uhaw na uhaw sila dahil sa sobrang init ng panahon. Para maibisan yung kainitan niya yung panahon. Iwas dehydrate na rin. Saka healthy naman siya sa katawan. Ano po, mainit po kasi kita naman sa katawan ko. Pinapawis. Okay naman doon, masarap. Malamig po kasi. Si Radke Azula dumaan din dito sa Food Bazaar para makainom ng malamig na fruit juice. Siya pa naman kasi ngayon, kapag wala kang palamig, medyo ano ka na yung katawan mo, yung hydrated ba? Bukod sa palamig, nagtitinda din si Mang Benedicto ng tusok-tusok na merienda tulad ng homemade fishball, siomay, cheese stick, kikim at kwek-kwek. Sa ngayon ay may 4 na branch na si Mang Benedicto at nakapagpatapos na siya ng 2 anak niya sa pag-aaral. Payo naman ni Mang Benedicto sa mga magnanais sumubok ng ganitong food business na magtiyaga, maging masipag at huwag mawala ng pag-asa. Focus ka lang, kahit maliit na puhunan, kaya mong palaguin. Basta't yung isang business na yun, tutuka mo siya. Huwag na magpapabaya. Sana yung mga nawawala ng pag-asa, gumising kayo, subukan nyo, mag-business kayo. Sa mga naghahanap naman ng ulam na lutong bahay, mayroon din dito sa Food Bazaar na pang-almusal at tanghalian tulad ng fried langgunisa, fried chicken, tortang talong at fried egg, ginatang laing, chicken at pork adobo, fried fish, pinakbet at marami pang iba. Si Daniel Consanji, mahilig sa pagkaing Pinoy, kaya dumayo siya dito sa Intramuros galing Bulacan. Kaya mother, sobrang sarap ng chicken curry nila sa Chowdy Galaxies. Number one yun, lagi kong binabalik-balikan dito, as in. Bukas ang Food Bazaar dito sa Intramuros araw-araw, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Ito na, mga kasambahay! Titikman natin ang trending na palamig fruit juice dito sa Intramuros Food Bazaar. Let's go! Salamat po, God! Nel, very refreshing. Tamang-tama ngayong sobrang init ng panahon. Yan muna ang update. Balik sa'yo, Nel! Maraming salamat, Harry Lagan, mula sa Intramuros, Maynila. Nagkita-kita na sa unang trilateral summit sina President Ferdinand Marcos Jr., United States President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Washington, D.C.
Ilan sa mga inaasahang pag-uusapan nila ay kung paano palalakasin ang economic cooperation ng mga bansa at magkaroon ng kasunduan para sa seguridad at kasarinlan sa paglalayag sa South China Sea. May live report si Emerald Roca mula sa Regina, Canada. Yes, Emerald, good morning. Good morning, Kuya. Good morning, Kat. Umaasa si President Ferdinand Marcos Jr. na makatutulong ang sinimulang pag-uusap ngayong Huwebes, April 11, US time, sa paglago ng mga bansang Japan, Estados Unidos at Pilipinas at ang pagtutulungan upang mapanatili ang kapayapaan sa South China Sea. Inaasahan din na matatalakay dito ang mga detalye ng kooperasyon para sa South China Sea sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Umaasa din si President Marcos na mapag-uusapan ang mga paraan upang mapalawig pa ang kooperasyon ng mga bansa sa usaping infrastruktura, semiconductors, cybersecurity, critical minerals, renewable energy, defense at maritime cooperation. Sinabi naman ng Ministry of Foreign Affairs ng China noong Lunes, April 8, na tutuloy ito sa pagkakaroon ng mga exclusive small circles at nais ding iwasan ang konfrontasyon sa mga grupo sa rehiyon. Patuloy namang pinapalalim ng Administrasyong Marcos ang military ties ng bansa sa Estados Unidos at Japan sa gitna ng paglala ng sitwasyon sa South China Sea. Halos dobi na ang maaaring mapasok ng mga sundalong Amerikano na base sa Pilipinas sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Nag-uusap nga rin ang Pilipinas at Japan para sa Reciprocal Access Agreement para makatukoy ang mga pwersa ng Hapon sa bansa. At yan muna ang latest mula dito sa Canada, balik sa inyo sa Pilipinas. Maraming salamat, Emerald Roca, live mula sa Regina, Canada. Isang piloto at co-pilot nito ang nasawi matapos bumagsak ang sinasakyan nilang trainer helicopter ng Philippine Navy sa Cavite City kahapon. Bunsod nito ay nagsasagawa na ngayon ng investigasyon ng ahensya upang patukoy ang dahilan ng pagbagsak nito. Ang detalye sa report ni Benedict Sampson. Bandang alas 6 ng umaga nitong Huwebes, April 11, na bumagsak ang isang trainer helicopter ng Philippine Navy na Robinson R-22 aircraft na may tail number na NHT-421. Ayon sa Philippine Navy, umalis ito sa Sangli Airport upang magsagawa ng training flight. Ngunit kalaunan ay kinailangan itong mag-emergency landing sa likod ng Cavite City Public Market. Ngunit hindi na anila kinaya ng helicopter hanggang sa bumagsak na ito. Kwento ni Juno Piazza, isa sa mga nakasaksi, nagpagaywang-gaywang umano sa ere ang chopper bago ito bumagsak at sumubsob sa puno. Noong umaga po, nagwigil na yung helicopter dyan. Pagka nagsagasaan po yung mga ipil, bali-bali po yan. Pagka lampas ng ipil, sumubsob na doon sa talisay. Sa puno ng talisay, bigla na umusok yun. Tapos na siguro mga 10 minutes, nagumami na yung tao, may dumating ambulansya at saka yung bombero. Sa lakas ng pagbagsak nito, nagka-UPP ang naturang chopper kung saan naipit ang piloto na kinilalang si Lieutenant John Kyle Borres at ang co-pilot na si Ensign Isa Leon Natakad. Wala na po, yung automatic ng pagbagsak ng helicopter, talagang UP na, iwalay na pati mga LC. Pero yung babae, kumaway pa, parang humingi po na sa klolo na tulong-tulong. Yung pilot, automatic patay eh, dead on the spot na eh. Pero yung babae, oh, nung inalag, ginamit ang halal ng tatawag na yung ano, pamputol, bolt cutter. Nasa likuran nung yung babae, sa front yung pilot. Tapos yung biyabay yung babae, humahagok na nga, sumusuka na ng dugo. Nagawa pang maisugod sa ospital ang dalawa ngunit idineklara ring dead on arrival. Dahil sa pangyayari, nagsasagawa ngayon ng investigasyon ang Philippine Navy upang matukoy ang dahilan ng pagbagsak nito. Nagsisimula pa lang po sa ng investigasyon natin and this will be a very thorough investigation. And this will cover all aspects, material, personnel, maintenance, and everything related to the airworthiness of a particular aircraft, sir. Tiniyak din ng mga otoridad na mamadaliin nila ang investigasyon upang maiwasang maulit ang nangyaring trahedya. Ayon pa sa Philippine Navy, biyasa at mayroong sapat na kakayanan sa pagpapalipad ng helicopter ang dalawang piloto. Regardless kung mahangin o hindi,
we have very experienced pilots on board na nagpapalipad ng R-22 na yon na nag-crash. We know that kahit malakas ang hangin ay kayang-kaya nilang paliparin ang ating mga helicopters. Labis namang ikinalungkot ng Philippine Navy ang nangyaring aksidente at nagpaabot na rin sila ng pakikiramay at tulong sa mga naulilang pamilya ng dalawang piloto. Kaugnay nito ay grounded muna ang operasyon ng kahalintulad na aircraft habang isinasagawa ang investigasyon. Dumadaan din anila sa regular na inspeksyon at maintenance sa mga aircraft ng Philippine Navy upang matiyak ang airworthiness ng mga ito. Matatandaan na taong 2007 ang mabili ito ng Philippine Navy upang magamit sa pagsasanay ng mga piloto, lalo na sa mga gustong sumailalim sa specialized training sa paghawak ng helicopter. Branyo ito ng mabili at kaisa-isang R-22 helicopter ng Navy. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Napaglingkuran ang mahigit 2,000 pulis kasama ang kanilang pamilya sa isinagawang free medical, dental at optical mission na may kasamang feeding program ng Members Church of God International o MCGI sa Police Regional Office 1 sa Camp Fiorendo, San Fernando, La Union kahapon. Narito ang report ni Grace Doctolero. Sa madalas na pagkakataon, hindi nakakasama at nakakapiling ni na Police Staff Sergeant Willie at Police Corporal Jenica Nalupa ang kanilang anak. Dahil sa sinumpang tungkuling kadalasan, kahit may sakit ang kanilang mahal sa buhay, ay hindi agad nakakauwi ang mag-asawa para makabisita o makadalaw man lamang. Mahirap po kasi minsan hindi mo magawa po kasi na makauwi ka agad kasi tawag din po ng tungkulin. Isa yun po sa sinumpaan namin. Ang ginagawa na lang po namin na kung sino po yung kasama nila sa bahay, sila po yung binibili namin. Pero sa loob po namin ay meron pong kurot kasi siyempre yung anak mo may lagnat, may sipon. Masayang mag-asawa dahil sa programa ng Members Church of God International o MCGI ay sama-sama silang nakapagpakonsulta ng libre sa doktor. Sabi nga po ni Kuya Danyet, mabuting gawa at katangi-tanging gawa. So totoo nga po itong MCGI Cares, ito po ating medical, dental, optical at legal mission po ay napakalaking tulong po hindi lang po sa Police Regional Office 1 kundi po lahat na rin po ng members po ng Ilocano community kasi natutulungan po nila hindi lang ang police, mga dependents ng police, pati po yung mga members ng community po natin na may karamdaman. Kabilang ang mag-asawang nalupa sa mahigit 2,000 police personnel at kanilang dependents na napagkalooban ng libreng medical, dental, optical, legal consultation. Nabigyan din ng nasa 1,200 na recipient ng grocery items. May matumanggap din ng 10 libreng wheelchair, walking cane at nebulizer. Ang inyong kapulisan dito po sa PRO1 ay lubos na nagpapasalamat dahil dinala na ni Brother Daniel Rason ang kanilang programa rito, lalong-lalo na sa medical, dental at legal mission na natulungan ang aming kapulisan dito sa PRO1 pati ang kanilang mga dependents. Sana ay simula lang to ng magandang pagsasamahan ng MCGI, UNTV at MCGI Cares dito sa PRO1. Samantala, nagkasundo ang Police Regional Office 1, UNTV at ang MCGI para sa matatag na seguridad at kapayapaan sa Camp Fiorendo sa San Fernando, La Union kahapon April 11. Sa isinagawang paglagda ng Memorandum of Understanding sa pagitan ni na Police Regional Office 1 Regional Director Lou Frias Evangelista at Kuya Daniel Rason ng MCGI, layo nitong may pagpatuloy ang pinagsisikapan ng PRO1 na mapanatili ang kayusan at safety sa Ilocos Region. Kabilang narito ang mga lalawigan ng La Union, Pangasinan, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Ilan sa mga programang napagkasundoan sa pagitan ng PRO1, UNTV at MCGI ay ang pagkakaroon ng matatag na ugnayan upang isulong ang mga gawain sa pagsugpo sa mga krimen at untoward incidents sa Region 1.
Maliban sa mga outreach program sa iba't ibang lugar sa bansa, ang UNT Viet Members Church of God International ay masugid ding sumusuporta sa mga programa ng pambansang pulisya. Inaasahan sa naturang pagsasanib puwersa ang mas maigting na laban sa kriminalidad at terorismo sa rehiyon kabilang na ang insurhensya. Bukod dito, layunin din ng kasunduan ang pagkakaroon ng mas matibay na koordinasyon at palitan ng impormasyon sa pagitan ng PNP at UNTV. Ang araw po na ito ay para sa inyong lahat. Umabati kami at dala namin ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos para sa inyo. Una po ay ang aming pasasalamat sa Panginoon sa mabuting pagkakataon na mayroon kami para makapagsilbi sa inyo. At upang higit po kayo na mapagsilbihan. At ito ay dahil sa bahagi ito ng paniniwala, pananampalataya na itinataguyod ng members ng Church of God International. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Book of Romans chapter 14 verse 7 to 8 na nagsasabi, "For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. For whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live, therefore, or die, we are the Lord's." Sapagkat ang sinuman sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sinuman ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. At yan ang ating naging balitaan sa oras na ito. Samantala, balikan natin si Kuya Daniel Razon para naman sa ating good news. Dati namang good news, graduate na po sa Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps ngayong unang quarter ng 2024 ang nasa 25,905 household beneficiaries matapos po na umunlad o maging self-sufficient ang kanilang estado sa buhay. Ang mga 4Ps graduate ay kinilala sa isinagawang Pugay Tagumpay graduation at exit ceremony sa iba't ibang DSWD field offices. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, ang seremonya ay selebrasyon ng milestone ng mga benepisyaryo na umunlad ang pamumuhay dahil sa kanilang dedikasyon at pagsisikap. Samantala, opisyal naman na inendorso sa mga local government unit ang mga 4Ps graduate para sa aftercare monitoring. Good news pa rin para naman po sa ating mga motorista. Inaasahan po na nasa 100,000 sasakyan ang mababawas sa trapiko sa Metro Manila tuwing rush hour dahil sa ipatutupad na adjustment sa working hours ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Sa Lunes, April 15, sisimulan po ang implementasyon ng panibagong oras sa trabaho. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye mula kay JP Nunez. Jake? Good morning, Kuya. Inaasahan nga na magiging mas maluwag ang traffic sa Metro Manila kapag ka naipatupad na itong 7 a.m. to 4 p.m. na adjustment sa pasok o sa oras ng pasok ng mga empleyado sa gobyerno. Sa isang panayam, sinabi ni San Juan City Mayor at Metro Manila Council Chairman Mayor Francis Zamora na nasa higit 100,000 na mga sasakyan ang mababawas sa Metro Manila kapag ka-rush hour.
Simula sa April 15, ipatutupad na ang resolusyon para i-adjust ang pasok ng mga nagtatrabaho sa gobyerno ng 7 a.m. to 4 p.m. mula sa dating 8 a.m. to 5 p.m. Sa naging town hall meeting for traffic concerns sa San Juan City noong Miyerkules, ipinaliwanag ni MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes na paraan ito para mabawasan ang traffic sa Metro Manila tuwing rush hour. May iwasan na magkasabay sa oras ng pasok sa trabaho ang mga empleyado ng gobyerno at empleyado ng pribadong mga kumpanya. Mandatory sa mga local government sa Metro Manila ang adjustment sa oras ng trabaho, habang optional lang ito sa mga national government offices na nasa Metro Manila. Ayon naman sa ilang mga empleyado ng City Hall na nakausap natin, pabor naman sa kanila ang adjustment. Magiging mas maaga lang ang kanilang pag-alis ng bahay, lalo na kapag galing sa malayong lugar. Pero mas mapapaaga naman yung kanilang pag-uwi. Inaasahan din nila na kapag naging epektibo ito, ay mas mapapadali ang kanilang pag-commute at mas mapapabilis na rin ang kanilang mga biyahe kung hindi nasasabay sa rush hour. Samantala, isa pa sa nabanggit sa town hall meeting ang paglilipat ng mga regional offices na nandito pa sa Metro Manila. Meron pang nasa 200 regional offices ang nasa Metro Manila na pinupuntahan ng mga tao. Pinabibilis na ng gobyerno ang paglilipat sa mga ito para makabawas din sa traffic congestion. At kuya, mamayang alas 11 ng umaga, magkakaroon ng press conference ang MMDA para talakayin pa yung ibang detalye dun sa kanilang gagawing mga traffic mitigating measures dito sa Metro Manila. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula po dito sa Quezon City. Balik sa'yo, kuya. Maraming salamat, JP Nunez. Another good news, meron bagong programa po ang Social Security System o SSS para sa mga miyembro nito na mayroong unpaid loan balances. Ito po ang consolidation of past due short-term member loans with condonation of penalty o conso loan. Sa ilalim ng programa, pagsasamahin na po sa isang consolidated loan ang principal at interest ng past due short-term loan habang ang unpaid penalties naman ay i-consolidate at maaaring ma-condone o ma-i-waive sa oras na mabayaran ng buo ang consolidated loan. Kabilang sa mga kwalipikadong makapag-avail na miyembro ng mga mayroong outstanding obligations sa salary, calamity, emergency at restructured loans. Samantala, ayon po sa SSS, umabot na sa mahigit kalahating milyon ang mga miyembrong nag-avail ng conso loan program at nasa 7.3 billion na rin ang na-condoned ng SSS. Sa mga nais po na makapag-avail, ipasa lamang ang kanilang application online sa my.sss account. At yan po ang ating mga good news para naman sa araw na ito. Samantala, sa pagkakataong ito, tayo naman po ay umikot sa atin pong mga kasama sa Digo City sa Davao del Sur para bigyan tayo ng update sa atin pa rin pong isinasagawang mga outreach program, kasama na rin ang pag-ikot ng atin pong mobile dental and optical clinics. Tatlo po yan na umiikot sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa bahagi ng Davao, makikumusta tayo kay Brother Jernel Salvilla. Brother Jernel? Naton, Digo City, Davao. Ating MCGI Mobile Dental and Optical Clinic, kuya, na kung saan po kahapon sa ating day 1 po, report ko lang po kuya, ay umabot po sa 57 ang total po na ating napaglingkuran, 20 po ang nabunutan ng ipin, 12 naman po ang nakapagpa-cleaning, habang 25 naman po ang naservisyuan ng ating libreng salamin at check-up, kuya. At ngayon po sa ating day 2 dito po sa Binaton, kuya, ay magdadagdag po tayo ng mga serbisyo. Ang dadagdag po natin ay ang ating pong libreng gupit sa ating mga kalalakihan at magpapakain din po tayo, kuya. Meron po tayong isasagwang feeding program, kuya. Sige po, tinisamahan niyo po ako, kuya. Puntahan po natin kung ano po ang nakahanda para po sa ating mga kasangbahay at kababayan, kuya. Yan, ito po mismo sa aking likuran, kuya, ang ating na pong MCGI Mobile Dental and Optical Clinic, kuya. Ay, nakahanda po ito
para po sa ating mga i-cater ng mga kasangbahay, Kuya, na kung ano po ang services na kanilang i-avail. Ay nakahanda po ang ating mga kapatid dito, Kuya. Ito po ang ating registration sa ating step 1, Kuya. At meron din po tayong inihandang waiting area para sa ating registration, Kuya, in case po na magkumpulan dito, ay meron po tayong nakahanda para sa ating mga bisita, mga panauhin, yan, para po mapanatili ang kaayusan sa ating pong event, yan. Katabi na po ng ating registration, ng ating pong vital signs. Diretso na po, Kuya, after po nitong first na upuan, diretso po sila sa kabila para po ma-check kaagad ang kanilang mga vital signs, Kuya, yan. Ito po, medyo kakaunti pa lang po, Kuya, dahil as per kahapon po, Kuya, ay mga alas 8 pasado na po nagsidating ang ating mga kasangbahay at kababayan, Kuya. Ayan, atin pong, ito po ang ating pharmacy, Kuya. Makita po natin, dito po ibibigay ang mga libreng gamot na irereseta po sa ating mga kasangbahay at mga kababayan. Ayan, ito rin po ang ating mga nakaantabay na mag-avail, na makikater ng atin pong dental na mga services, Kuya. At sa loob po nakalagay ang ating mga optical na doon na rin po sa loob ang ating mga kasangbay at kababayan na nakaantabay po na maservisyuhan ng ating optical services, Kuya. Ayan, at dito rin po sa aking likuran, ayan, kasalukuyan na pong nagpapasimula ang ating libreng gupit, Kuya. Ayan, meron na pong ginugupitan. Sige, matanong ko lang. Ayan, kamusta? Ay, nahiya po siya, Kuya. Ayan, salamat po sa Diyos. Sana po ay tuloy-tuloy na po ito, Kuya, hanggang mamaya. Hanggang sa maservisyon po natin ang ating mga kasambahay at kababayan na pupunta sa dakong ito, Kuya. At muli po ay maraming salamat po sa Diyos. At nakarating po sa dakong ito, sa Binaton, ang atin pong MCGI Mobile Dental and Optical Clinic. Actually, this is the first time po na nakarating sa dakong ito ang atin pong mobile clinic, Kuya. At ito na po ay ang ikalawang venue na napuntahan ang ating mobile clinic sa buong Davao del Sur, Kuya. Nagpasimula po ito noong April 5 sa lokal ng Digos. At tuloy-tuloy na po hanggang sa makarating dito po sa Binaton, Kuya. Ayan. At ang kasunod na po na stop nitong ating mobile clinic ay sa Kidapawan City, Kuya. Kaya sa lahat po ng ating mga kababayan sa Kidapawan City, antay-antay na lang po kayo dyan at paparating na po ang ating MCGI Mobile Dental and Optical Clinic. At muli, maraming salamat po sa Diyos sa ating mga kapatid sa MCGI na sa ganitong mga gawain ay magkakaisa at magkakasama sa pag-ibig at paggawa ng mabuti sa ating mga kasangbahay na nangangailangan. At Kuya, meron pong sabayang pagbati ang ating mga kapatid sa dakong ito. 1, 2, 3! We are proud MCGI! MCGI cares! MCGI shines! Pag-ibig! Balik po sa inyo, Kuya. Maraming salamat, Brother Jernel, at sa inyo po lahat dyan. Pagbati sa inyo lahat ng pag-ibig at kapayapaan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat po sa patuloy na pakikipagkaisa naman na tayo ay sama-samang makasaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Ang ating pong MCGI Clinic dito po sa MCGI Charity Center sa number 141 E. Rodriguez Avenue sa Marikina City ay nagpapatuloy pa rin. Hanggang mamaya pa pong alas 9 ang ating pong cut-off ng ating registration at maaari pa rin po kayo na makapagsadya dito. Ito po ay libre para sa lahat. Wala naman po tayong hinihinging anumang kapalit kung kami po ay mayroong maipaglilingkod sa inyo sa mga services na available dito po sa ating MCGI Clinic dito sa MCGI Charity Center sa Marikina. Ay maaari po kayo makapag-avail. Diyan naman sa atin pong diagnostic center sa Apalit, Pampanga ay nandyan pa din po ang patuloy naman na regular na libreng serbisyo na atin pong isinasagawa para doon sa mga diagnostic needs ng atin pong mga kababayan na nangangailangan at kailangan ng saklolo, walang anuman at kailangan po na sila naman ay maasistihan. Sa pagkakataong ito, makibalita tayo kay Brother Robert Gimao dyan po sa lugar naman ng General Trias sa Cavite. Brother Robert, kumusta naman tayo dyan? Good morning po sa ating mga kasambahay. Simula po kahapon hanggang ngayon ay patuloy po ang serbisyong hatid ng MCGI sa pamamagitan po ng Mobile Dental Clinic dito po sa Barangay Arnaldo, General Trias, Cavite.
Dito po kuya ang pinakasentro po ng General Trias. Nandito po rin matatagpuan ang munisipyo at kung saan ang pinagdausan din ng kapatid na Eli ng Bible Exposition, yung General Trias Convention Cultural Center. Kahapon po kuya ay napaglingkuran po natin, umabot sa 71 ang napaglingkuran ng dental clinic. At habang 160 naman po ang naserbisyuhan ng libreng salamin at check-up. Bukod po doon kuya, meron din po tayong napagserbisyuhan ng 25 pre-haircut sa ating pong mga kalalakihan. At sa oras na ito kuya, sa ating pangalawang araw, maaga pa lamang ay patuloy sa pagdating ang ating mga kapatid at mga kababayan na nangangailangan upang mag-avail ng libreng salamin sa mata na available. Hindi lamang po sa mga kapatid sa MCGI, kundi welcome po ang lahat ng ating mga kababayang nangangailangan. Kuya, salamat sa Diyos sa mga kapatid sa MCGI na sa ganitong gawain ay magkakasama at nagkakaisa sa pag-ibig, sa paggawa sa mga kasambahay na nangangailangan. Maraming salamat po sa Diyos. Katuwang ang ating mga kapatid na Marshall, ng Rax, DRRT, ang ating mga kapatid na doctors, at ang ating pong mga mothers, at ang ating pong mga TKTK at GCOS, kaisa po sa isang mabuting layunin ng paggawa sa kalooban ng Panginoon. Maraming salamat po, Kuya. Balik po sa iyo dyan, sa studio, Kuya. Maraming salamat, Brother Robert Gimao, at lahat po nating mga kapatid naman dyan sa MCGI na katulong sa pag-abot sa ating mga kapwa-tao. Yan ang ating pong Mobile Dental and Optical Clinic, ang ating unit number 1 nasa Digo City sa Davao del Sur. Ang unit number 2 po natin ay kasalukuyang nasa Coron, Palawan. At ang ating naman pong unit number 3 ay nandyan nga sa General Trias sa Cavite. Tuloy-tuloy po yan sa pag-ikot sa Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, usapang lunod naman po ang ating ipaglingkod sa inyo dahil ngayon ay maraming mga nai-involve sa ganito pong mga aksidente kapag mayroong mga swimming, mayroong mga pumupunta sa iba't ibang mga lugar. Minsan naman ay yung mga nalalagay talaga sa peligro dahil sa mga pagbaha. Ang drowning po o pagkalunod ay sinasabing pangatlo sa mga nangungunang dahilan ng unintentional injury death sa buong mundo. At ayon po sa World Health Organization ay tinatayang umaabot po sa 236,000 drowning deaths ang naitatala every year. Kaya ngayong umaga po ay tuturo naman sa atin ni Angelo de la Paz, ang atin pong training officer ng UNTV News and Rescue, kung ano ang dapat natin gawin kapag ka may nakita tayo na nalulunod. Makasama natin po sa talakayan si Brother Joshua at Sister Celine. Thank you, Kuya. Good morning po, Brother Angelo. Yes, good morning po, Last week, Brother napag-usapan po natin yung mga tungkol nga sa lunod at anong dapat iwasan para ma-prevent natin kasi ayaw naman natin mauwi pa sa pagkalunod para maiwasan. Pero kung hindi na po nga naiwasan at unfortunately, mayroong kaso ng nalulunod, ano-ano po ba yung mga first aid na dapat natin gawin? Yan. Sige, no, Brother Joshua and Celine. Napaka-importante bago natin pag-usapan yung kung paano natin ililigtas yung isang taong nalulunod. I-differentiate muna natin. Ano ba yung itsura ng taong nalulunod? Paano i-categorize? Paano malaman natin? Kasi marami tayong mga napapanood sa mga movies na maling depiction ng mga taong nalulunod. Okay. Oo, ito yan. Ang totoong nalulunod, ang actual na talaga itsura ng taong nalulunod, ano? At first, nakakaroon sila ng tinatawag nating aquatic distress. Yung aquatic distress, ito yung talagang kumakampay, kumakaway silang ganon. Then eventually, after a few minutes, talagang makikita natin yan, talagang dahil pagod na sila, makikita na lang natin yan, either nakadapa na or talagang nakasubmerge na fully yung katawan ng tao. Hindi yan yung typical na nakikita natin sa movie na talagang nagkakakawag talaga sila until hanggang sa ilalim ng tubig, nagkakakawag sila. So hindi ganun yung actual na nalulunod. May mga cases pa nga na kahit magkakatabi lang sila sa pool,
yung kasama nila hindi, nalulunod hindi na hindi nila napansin, na, no? Napapansin. Kaya napaka-importante yung tinatawag nating early detection doon sa drowning process natin. Ayan, na para ma-differentiate talaga nila yung nalulunod sa hindi. At saka yung iba kasi din, syempre pagka mga barkada, minsan ginagawang kakatuwa yung ano, parang nalulunod sila. Biru-biruan nila. Yung ginagawang biruan. Hanggang sa totoo na pala siyang nalulunod, hindi siya pinapansin ng mga kasama niya dahil akala lang nila eh nagbibiro lang siya. No? Then hanggang sa eventually, unti-unti na nasasubmerge yung patient natin. So doon na nakakaroon talaga ng actual drowning tayo. Mm-hmm. Yan, lalo na pagka yung nakapag-intake na sila ng tubig at saka nakakaroon na rin ng tubig yung baga nila. Yon. Contrary to the belief na ang baga ay hindi naman siya totally napupuno ng tubig. Tubig. More or less mga 1 to 2 liters lang ang pag nalunod po. Kasi nangyayari doon nagsha-shut off na yung kanyang respiratory system. Kaya ang tendency talaga hindi na siya humihinga. And then doon na talaga nakakaroon tayo nung drowning na natin. Yan. Maganda nga po na maano natin makategorize kasi minsan parang ini-expect natin kapag nalulunod lang yung mga sumisigaw tapos yan. Mga talagang frantic talaga minsan pala hindi mo mapapansin minsan hindi na nga sila makasigaw dahil nga naka-ingest nakakainom na sila ng tubig talagang mahihirapan na sila at saka nagsasubmerge na sila kaya talagang tendency noon hindi na talaga sila makakasigaw. Yung vigilance talaga kailangan yan. Din importante talagang katulad nung naging payo natin nung nakaraan wag iwan ang tingin lalo na para sa mga bata at ito po yan. Ang drowning ay hindi lang po nangyayari sa mga malalalim. Opo. Kahit hanggang bukong-bukong lang or hanggang ankle lang yung ano, kahit hanggang timba lang pwede tayo magkaroon ng drowning. Kasi akala natin, ang drowning ay nangyayari lang siya sa mga talagang malalalim na bahagi. Hindi po. Kasi may mga cases din tayo, kaya bantayan din natin, na kung halimbawa mayroon siyang history, ng yung mga seizures. Okay. O kaya meron siyang epilepsy. Kasi isa din sa pwede maging cause ng drowning yan. Kaya pag kami mga cases tayo ng mga ganon or may mga kasama tayo sa bahay, huwag natin iiwan talaga. Kahit maliligo lang sa banyo, see to it na talagang nababantayan natin sila. Supervised talaga lahat. Yan, o. So ngayon, ano na yung dapat natin gawin pagka nakakita tayo ng nalulunod? Unang-una, huwag natin basta pupuntahan. Huwag natin basta lalangoy. Kasi yan din yung isang sa mga nakikita natin, lalo na yung mga palabas noon. I don't know kung naabutan ninyo yun, yung palabas na Baywatch. Baywatch, no? Talagang very dramatic. Yung pagtakbo, yung how they rescue. Lulusungin talaga. Oo, talagang tinatalon talaga nila. So, hindi ganon. Kasi kahit na, hindi naman din yung turo sa amin, na kahit na gaano ang kagaling na swimmer, talagang pagkakinapitan ka ng taong on aquatic distress at saka drowning dahil ang tendency niya psychologically gusto niya umangat kasi gusto niya makahinga so ganoon ang gusto ang gusto niya kaya kakapitan kanya talaga kasi hihilahin ba pababa para hihilahin ka para lang umangat siya kaya wag natin basta-basta lalapitan hahawakan yung mga taong nalulunod or wag nating tatalunin so may mga methods tayo na kumbaga para maging safe yung method ng pagre-rescue natin sa kanila. So, unang-una na dito yung tinatawag nating reach. Yan. So, any materials na pwede nating maiabot doon sa nalulunod. Like, for example, pwedeng stick, mahabang stick. Okay. Pwede yung sa map, yung pinaka-handle ng map or yung broom. Pwede nating maiabot yon. Kung within the reach, pwede natin siyang gawin. Iaabot natin. Something na makakapitan niya. Oo. Then, unti-unti natin siyang hihilahin. Papunta doon sa shallow part or doon sa gilid na part ng pool. Okay. Pinaka last option na lang natin in terms of reach is yung body parts natin ang iaabot natin. Kamay, braso, or even yung paa natin. Medyo delikado lang din to. Siguraduhin lang din nung magpe-perform na nakakapit siya ng maigi. Kasi ang tendency nun, baka naman siya ang mahila. So, napaka-delikado din naman din nun. So, yan yung in terms of our reach. Meron din naman tayong isa, yung tinatawag natin na throw. Throw. Ano po namin babato natin? Sa throw, magbabato tayo ng any
floating materials. Mm-hmm. Like, ang example dito is yung common, siyempre, pag nagsiswimming tayo, meron tayong mga salbabida, yes. Kahit yung pangbata, any pwede floating na yun. Device. Yes, pwede rin, hindi mawawala, pagka-outing yung galon, yung 5 gallons. Ayaw, yung galon ng tubig. Basta ko ibabato lang nila. Eh, siguro doon nilang walang laman. Saka huwag naman tatamaan. Baka wala naman. Uh-huh. Kasi pwede ding ma-knockout yun, magkaroon ng unconscious. Kaya madadrown din yun. So, mm-hmm. pwede yun ibabato nila any flotation device na ano. So, pwedeng kapitan na kahit hindi mo siya mahila sa gilid, okay lang. At least, meron siyang pwedeng makapitan para lang makahinga siya ng maayos. Mm-hmm. So, yan. Pwede rin naman din yun. And next, meron, kumbaga, pero medyo last option na din to, yung tinatawag natin na row. Row. Kung meron kang available na bangka, kung meron kang any available na flotation device na pwede mo siyang sagipin ng puntahan, pwede mo siyang lapitan. Mm-hmm. Pero ang isang delikado din kasi din dito, kahit na we're using rubber boat, talagang pagka nagpanik ka na sumampayan, mm-hmm. pwede din ma-overturn yung ano, mm-hmm. yung bangka na ano. Kaya ingat din tayo. Mm-hmm. Kaya masasabi din natin na pinaka-last option na lang din natin talaga siya. So, but pwede din naman yan, yung row. Di ba, uso sa mga resort, yung mga kayak. Yes, may mga ganun. Pwede rin yun. Kaya, pero ingat lang, kasi syempre, ang kayak talaga is good lang siya talaga for one person. Mm-mm. Tsaka pagka medyo nagkaroon ng weight on the other side, ang tendency talaga. Tataob siya talaga. Kaya ingat lang din po tayo. Sir Angelo, paano po kapag yung nalulunod na tao, nasa gitna po ng dagat at malakas po yung alon, di ba sabi po ninyo, bawal natin siyang basta-basta puntahan. Mm. Paano po kapag ganun yung incident na nangyayari, ano po yung pinaka pwede natin gawin para mailigtas po sila? Yan, o. Pagka mga ganun ang cases natin, ang isang ano natin dyan would be gagamit na talaga tayo ng mga flotation device. Mm-hmm. Kasi kahit din tayo mismo na magre-rescue, kung hindi rin talaga tayo marunong lumangoy or talagang well-versed tayo sa life-saving sa mga ganun, pwede din tayong maanod papalayo. Kaya ang ano natin doon is kung may flotation device tayo, iaabot mo lang sa kanya, pwede mo na siyang itow. Pwede mo na siyang hilahin. Papunta sa shallow part na kung saan abot na niya yung ano, hindi na siya magpapanik. Mm-hmm. So yun ang isa sa mga pwede nating gawin. Although pwede din naman yung ano, yung row, gagamit tayong bangka. But ang isang ano kasi doon, depende kasi sa ano, sa movement, depende sa nung alon. Kasi kahit sabihin mong nakabangka ka pagka malakas ang alon, pwede ding ma-turn yung ano, mm-hmm. yung bangka. Kaya isa yan sa mga pwede. Or pwede naman yun, kung nakabangka tayo, magbabato tayo ng mga flotation device para dun sa taong nalulunod. Para hindi talaga natin siya hahawakan. Kasi pagka inabot mo yan sa bangka, pwede ka rin mahila yan. Napanik nga naman, nakakatakot. Oh, kasi yung talaga, kinakain ka ng number one talaga na ano, ng mga nalulunod, yung nagpapanik. Mm-hmm. Gano'n naman po ka time sensitive ang pagsagip sa isang taong nalulunod? Kailangan okay. po ba? Kapag kunyari, kasi iba, nakakainom na ng tubig. Mm-hmm. Gano'n katagal po kailangan talaga yung urgency para sa pagsagip sa mga nalulunod? Ayan. So, in terms of specific time frame, ano, ang ano, wala talaga tayo specific time frame eh. Ang ano talaga natin dito, isa pinakamabilis at sa pinaka-safe na possible na pwede natin siya na ma-rescue talaga. Mm-hmm. Ang ano natin doon, kasi may mga nalulunod eh, talagang less than a minute lang talaga. Mm, mabilis talaga. Lalo na kung may mga tinatawag tayong sinker kasi may mga tao talaga na tayo madaling ano, lumubog. Mm-hmm. Talaga, napakabilis lang talaga. Kasi may mga, minsan depicted sa mga palabas, sa mga movies. Minsan, yan, oh, kapag kakunyarin, may sinasigip na nalulunod, minsan ano na, unconscious na. Oh, totoo, yun po ba talaga, kahit mga unconscious, talagang nai-resuscitate pa rin po natin. Ayun. So, ang ano kasi natin doon, in terms of resuscitation, mm-hmm. ang pinaka-ideal talaga natin doon would be less than 10 minutes. Okay. Kasi more than 10 minutes, kumbaga yung brain damage talaga is meron possible na. Talaga meron na actually. Mm-hmm. Meron na siya talaga. Kaya ang ibinibigay sa atin is less than 10. But of course, yung less than 10 na yon, hindi naman din nagbibigay sa atin assurance na pagka nag-apply tayo ng CPR, ay ano, talagang ma-revive natin yung pasyente. Depende pa rin talaga dun sa severity
nung mga naging injury niya. Yun ang isang ano kasi din talaga natin doon. Opo. Ano, pag-usapan natin ngayon yung prevention at ngayon naman yung mga first aid na pwede natin gawin para kumbaga hindi natin mailigtas yung mga nalunod pati tayo safe din in the process. Yun. Ayan. Thank you so much po, Brother Angelo De La Paz. Kuya, yan po muna dito. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Brother Joshua, Sister Celine, and of course, Brother Angelo De La Paz, ang ating registered nurse, EMT at training officer po natin sa UNTV News and Rescue. Sa awa at tulong naman po ng Panginoon, dito naman sa atin pong sinusubaybay ang mga kaso ng atin pong mga kababayan na idinudulog sa atin dito tungkol sa kanilang mga suliranin sa kalusugan. Ayos na po ang kalagayan naman po ni Mang Sunny Kabuti. Siya po yung isa sa ating mga pasyenteng inaalalayan dito sa ating MCGI Charity Center. Ngayon po ay nakabalik na rin siya sa kanyang pagtatrabaho matapos po na matanggal na yung malaking bukol sa kanyang leeg. Panoorin po natin. Yung bukol ko po, ma'am, nag-umpisa po noong 2017, mga ganyan taon po. Nung pagkagising ko po ng umaga, nung paghilamos ko, may nakapa po akong bukol dito sa leg ko, saka sa dibdib ko. Na kasing laki pa lang po ng hole nung panahon na yan. Lumaki po siya ng lumaki. Hanggang sa panahon na wala naman na akong pera. Wala na akong magagastos pa papunta at pabalik. Eh, talaga hirap na hirap po ako dito. Hindi po ako makagalaw na maayos. Saka parang nahiya na rin po ako dahil ang laki na po eh. Ako yung maharap ng mga tao dito eh. Nasa harap po kami ng gate eh. Parang nakakakukan na rin, naasiwa ako. Dahil una pagkatinignan ka, makikita, may bukol ka. O sana matulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ako na matanggal po yan. Padala na namin kayo sa mga laboratorio para makuha na po yung lahat ng kailangan naman ni Dr. Michael para maumpisahan po kung ano yung dapat na gawin. Kagaya nga sabi niya, kailangan sigurado na tayo. Loobin ng Panginoon, huwag po kayo mag-alala kung ano yung kakailanganin dahil dito sa kaso na ito na nailapit po naman sa atin sa tulong po ng ating mga kasamang doktor. Okay po, Mang Sunny. Maraming salamat po, Kuya. Yan, salamat sa Panginoon. At yun ang una lagi, huwag tayo makalimot. Hingi tayo ng awa sa Diyos, hingi tayo ng tulong, manalangin tayo para mas alam po natin na yung kalooban naman ng Diyos ang mangyari sa atin. Mang Sunny, relax lang po kayo at may awa ang Panginoon at pasasaan ba't matatanggal din po yan. Pagkatapos na makausap ng ating mga doktor at ni Kuya Daniel si Mang Sunny sa MCGI Charity Center, agad natin siyang isinailalim sa laboratory test upang malaman ng mga doktor ang tamang gamutan na gagawin sa kanya. Dito nakita ng mga espesyalista na cancer ang bukol na tumubo sa kanyang leeg. Kaya naman agad siyang pinayuhan ng mga doktor na sumailalim sa tinatawag na total prostatectomy procedure upang tuluyang matanggal ang bukol sa kanyang leeg. At noong March 11, matagumpay na naoperahan si Mang Sunny sa Lung Center of the Philippines at tuluyan ang tinanggal ang bukol sa kanyang leeg. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang ating monitoring sa kanyang tuluyang pagaling. Matapos ang isang buwan, maayos na ang kalagayan ni Mang Sunny at nakabalik na rin siya sa trabaho. Marami ang lahat po ng laboratory. Talagang tinulungan po ako ng UNTV mula sa umpisa hanggang nitong huli. Nung ma-opera na ako, talagang hatid sundo po ako ng ambulansya nila sa MCGI. Kaya malaking bagay po yung masasabi kong naitulong sa akin. Dahil kung sa akin lang po, wala po akong kakayanan na gawin na magpagamot ng sakit na to. Sasamantalain ko na rin po yung pagkakataon na to para magpasalamat po sa lahat. Sa UNTV,
sa mga ambulansya ng MCGI, sa lahat po ng bumubuo. Saka walang sawa na tumulong sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Isang nahiyak pa ako. Maraming salamat po sa naitulong niyo po sa akin. Tatanayin ko po ng laking utang na loob. Wala po akong may supply. Sa kagandaan loob niyo po, kundi ang ipanalangin ko lang po kayo na makabuti po kayo. Puspusin po sana kayo ng Diyos ng pagpapala. Kuya Daniel, okay na po ako. Maraming salamat po sa inyo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat po sa Diyos. To God be the glory. At ibig din natin po na magpasalamat sa ating pong mga partners, ang MCGI Charity Center partners, Dr. Cristina Nieves mula po sa Lung Center of the Philippines. Maraming maraming salamat po. Ganun din sa ating mga kaibigan sa BH Party List. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy naman na pakikipag-ugnayan upang maging kabahagi ng ating pong pag-abot sa ating mga kapwa-tao. At tayo po naman sa tulong at awa ng Panginoon ay maging maliit na kasangkapang makarating sa kanila ang kabutihan ng Diyos. Kumustahin naman natin ngayon ang ating pong mga kapatid sa MCGI Youth. Sa kanilang sinasagawang Brigada Eskwela sa isa po sa mga paaralan sa Barcelona, Sorsogon. Balikan natin si Sister Tricia Doyungan. Sister Tricia. Good morning, Kuya! Good morning mga kasambahay. Nagbabalik po ulit kami dito sa Alegria Integrated School. At sa awa at tulong po ng Diyos sa pagtutulong-tulong ng ating mga kasamang MCGI Youth, sa loob po ng isang oras ay ito na po ang status ng ating garden. At bagamat po hindi pa tayo tapos dahil tayo po ay inulan, pero kung makikita niyo po mga kasambahay, kahit papaano ay malinis at maaliwalas na po ang ating gulayan. Dagdag po lang din po dyan, Kuya, ay nakagawa na rin po tayo ng total of 5 plots. 5 po yan na pwede na pong pagtaniman ng ating mga estudyante at mga guro. At dahil mahaba-haba pa naman po ang araw, ay sa awa at tulong ng Diyos, ay mas marami pa po tayong magagawa. Ngayon po, Kuya, ay pasado alas 8 na ng umaga at ang mga estudyante at ang mga guro po ay nakakain at nakapag-avail na po ng ating libreng almusal. Ayan, at Kuya, kasama po natin ngayon si Miss Deborah Clean Ativo, ang ating pong School Brigada Eskwela at Coordinator. Ayan, hello po, ma'am. Morning. Good morning po. Nandiyan po si Kuya Daniel. Hello, good morning, everyone. Ayan, thank you so much, ma'am. Meron lang po akong kwentong, konting questions. Yes. Po, ano. So, para saan po ba itong gulayan sa paaralan? At bakit po mahalaga na meron po kayong ganito dito sa inyong paaralan? Okay. Bawat school naman dito sa Barcelona ay meron naman talagang gulayan. Ang purpose nun ay aside sa ito ay talagang kailangan sa pagpaganda ng school, ito din ay ginagamit namin sa monthly feeding program na ginagawa namin dito sa school. Every month, dyan kami nag-harvest ng mga ihahalo namin na pagkain para sa mga bata. Sariling tanim namin yung pinapakain namin sa mga bata. Ayan. So, ma'am, talagang kung gusto natin talaga ng the fresh produce possible, no? Talagang maganda po na magtanim tayo ng ating sariling yes. Mga gulay. Yun. So, ito naman po, ma'am,
gaya ng activities na ganito, gaano po kahalaga itong mga youth initiatives gaya po nitong clean up drive? Ay, napakaswerte namin, madam, dahil bibihira sa mga schools ang mabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng mga grupo na mag-community service. Napakaswerte namin dahil kasama namin dito si Sir Abs na aming principal na isa sa mga miyembro nyo po. Kaya maraming maraming salamat dahil napakalaking opportunity dito. Tulong para mapaganda ang aming paaralan. Ayan. Salamat po sa Diyos, Opo. Ma'am. At salamat po dahil binigyan niyo po kami ng pahintulot Opo. Na makatulong at makatugon po sa proyekto. Maraming salamat, ma'am. Actually, pangalawang taon nyo na po na nag-service sa amin. Maraming maraming salamat po. Salamat po sa Diyos, ma'am. At asahan niyo po na hindi po ito ang huli, no? Opo. Dahil ang MCGI Youth po ay laging nakahanda para tumulong at sumuporta. Ayan, at hindi lang po yan, mga kasambahay, dahil meron pa po tayong inihandang munting regalo para po dito sa Alegria Integrated School. Ayan, ma'am, meron po tayong trash bins. Ayan, segregated into 3 types of waste po yan. Meron pong biodegradable, non-biodegradable, and recyclable. Meron din po kaming ipapamahaging wall clock, yan, para pumamyan dito sa inyong eskwelahan. Sana po ay makatulong po sa inyo. Sobrang malaking tulong po ito para mapanatiling malinis ang aming paaralan. Maraming maraming salamat po. Ayan, salamat po sa Diyos. Mga kasambahay, kung sa ating pagtatanim ay mayroon tayong aanihin, naway magpatuloy po tayo sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga maghihimagod. Yan po ay nakasulat sa Galacia 6:8-9. At yan po kuya ang update mula rito sa Alegria Integrated School. At bago po kami magpaalam, may pensahe po ulit ang MCGI Youth Sorsogon Chapter. 3, 2, 1. We are proud MCGI. MCGI cares, MCGI shines, pag-ibig. Salamat po sa Diyos. Balik po sa inyo, Kuya Daniel. Maraming salamat, Sister Tricia, at sa lahat po na ating mga kasama, mga teachers po natin dyan, team principal, at ang MCGI Youth Sorsogon Chapter. Maraming salamat po sa inyong participation. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless. At sa ating pong La Verdad Diagnostic Center, balikan natin naman si Sister Noella. Makikumusta tayo muli sa kanya kung ano po ang kalagayan doon. Sister Noella. Good morning po, Kuya, at good morning din po sa ating mga kasambahay. At nagbabalik po tayo dito mula po sa La Verdad Diagnostic Center. At as of 8 a.m. po ng umaga, ay meron po tayong 187 na mga kasambahay na nagpa-consult po dito sa ating La Verdad Diagnostic Center. Ang dalawa pong services na madami pong nag-avail ay dental, at meron po yung 72 patients. Kasama na rin po dyan ang medical adult consultation na mayroon pong 58 patients. Ang iba naman pong facilities na hindi po napakita kanina ay ang optical clinic. At para po sa mga gusto pong magpagawa ng salamin, sa mga gusto pong magpa-examine, ay meron po tayo dyan mga machine, at kasama na rin po katulong natin ng ating mga kasamang opto at opta doctors. Tapos, meron din po tayong area for general consultation at pediatric consultation. At ayan po, ngayon po ay may interviewin po ako ngayon na doctor po, si Doc Nancy Ramos. 30 years na po siyang in practice as radiologist. Ayan, isa po siya sa mga volunteers po dito sa ating diagnostic center. Ayan, good morning po, Doc Nancy. Good morning. Ayan, tanong ko lang po, ano po yung mga usually po na pinapacheck up po ng ating po mga kasambahay sa ultrasound po? Ayan, good morning po, Kuya. Kamusta ka po? Good morning, kasambahay. Ang usual pong dumarating na mga request po sa amin ay bukod sa mga buntis na magpapa-ultrasound, ay yung abdominal ultrasound, kung saan ina-assess po natin ang kalagayan ng kanilang mga organ sa loob. Doon po natin nakikita kung ito ay may problema, katulad ng bukol, pamamaga, at bato. Ano po, pag sa labas po, magkano po normally yung pagpapacheck up po sa ultrasound? Ayan po, sa labas mga kasambahay, ang usual pong range is nasa 1,500, 2,000 hanggang 2,500.
Ayan, pero po, dito po sa ating MCGI Diagnostic Center, ay libre lang po, no, ang ating pong services. Dahil po, isa po yan sa advocacy po, no, na makatulong po tayo sa ating pong mga kapwa-tao at sa ating pong kababayan, kasambahay, ng libre at makatulong po tayo sa mga kasambahay po natin na nangangailangan po. Baka may gusto pa po kayong sabihin na, Doc Nancy. Yes, mga kaibigan, mga kapwa ko doktor at mga medical practitioner at mga allied forces, tara po dito sa MCGI Clinic at sa La Verdad Diagnostic Center po upang mapaglingkuran po natin ang ating mga kababayan sa ating maliit na magagawa. Ayan, salamat po sa Diyos, Doc Nancy. At yun po, meron din po tayong interviewin po dito na ating pong kasambahay na, ayan po, hello po. Ayan, si Nanay Evelyn Vergara. Ayan, hello po, Nanay. Ayan, good morning po sa inyo. Ano po ang... Good morning po. Okay po. Ano po yung pina-check up niyo po ngayon? Bali, dinala ko po yung dalawa kong anak po, dali, yung sa paa po niya. And then, pinabasa ko na rin po yung result po ng x-ray ko sa spinal cord po. So, ano naman po yung naging experience niyo po? Maganda po, at saka sobrang thankful po ako kay God kasi mayroon po yung ganitong mga ano na walk-in na nakakatulong po sa akin at sa aking pamilya at sa mga kababayan po natin. Ayan, salamat po sa Diyos. At tingin niyo po ba, malaking tulong na po ba ito sa inyo po? Po. Nakatulong na po ba yes, ito po, sa inyo? Yes po, sobrang thankful po kay God at saka sa hospital na po ito. Sobrang thankful po. At saka marami po sila natutulungan. At saka thankful din po ako dahil may libre po. Marami pong libre dito sa mga reading glass. And then po yung mga sa x-ray pa lang po. Sobrang thankful na po. Okay po. Kung meron po kayong mga ibang nararamdaman at kung meron nagkaroon po ng sakit po sa inyong pamilya pero sana po wag naman, ay pwede po kayong bumalik dito po sa ating pong La Verdad Diagnostic Center. At yan po muna ang latest mula po dito sa MCGI Diagnostic Center located po dito sa La Verdad, Apalit, Pampanga. Balik po sa inyo, Kuya. Maraming salamat, Sister Noella, at sa lahat po ng ating mga kasama na mananarian sa ating mga volunteer doctors at sa ating po mga regular doctors at mga medical practitioners po na nandyan. Salamat po sa inyong patuloy na participation. Sa dental service area natin dito po sa ating MCGI Clinic sa Marikina City, puntahan natin Sister Celine Ang at kumustahin natin si Celine. Kumusta naman? Good morning, Kuya. Good morning, mga kasambahay. Nandito po tayo ngayon sa dental services po natin dito sa MCGI Clinic. Kung nakikita niyo po sa aking likuran, Kuya, ay meron po tayong mga pasyente po dito na currently ay binubunutan po sila ng ngipin. Nandito rin po sa aking gilid yung pagsasanitize po ng mga gamit po ng ating mga dentista. As of 8:35 po, Kuya, ngayon po ay meron na po tayong total ng 100 patients na nagpa-register po dito po sa ating dental services at puno na rin po yung mga kasangbahay po natin na nangangailangan ng postiso. Meron po tayong total of 20 na registered po na magpapasukat po ng dentures at meron din po na total of 20 nung nakaraan po na mag-fit naman po nung kanilang mga postiso na pinagawa po nila last week po, Kuya. So dito po, Kuya, sa atin pong dental services, meron po tayong iba't ibang services na pwede po nilang i-avail. Pwede po sila magpalinis ng ngipin, pwede po sila magpabunot, pwede po rin silang magpapasta po. At syempre po, Kuya, para po maganda ang kanilang mga ngiti pagkatapos bunutan, pwede rin po silang magpasukat po ng postiso. At ito po, Kuya, kasama po natin ngayon si Brother Donato Estrabillo po, ang atin pong dental technician. Siya po yung gumagawa po ng ating mga postiso. Good morning po, Brother Donato. Good morning po, Kuya. Brother Donato, bali mga ilan pong postiso po yung nagagawa niyo po sa isang araw po ng duty niyo po dito sa MCGI Clinic? Opo, bali tayo po ay nakaka-20 na patient para gawang po ng postiso. So, sa 20 po na yun, natatapos niyo po ba yung buong paggawa po ng postiso sa isang araw? Bali, dito po kasi ang ginagawa po natin, after masukatan po ng dentista, dito na rin po natin sineset para po titingnan po natin kung lapat po yung ano at fitting po yung denture. After po doon, next Friday po, for fitting na po sila, makukuha na po nila yung postiso. Bali, after po nito, maghihintay lang po sila ng isang linggo, pwede na po balikan po ito pagkatapos. Opo, makukuha na po nila.
Ayan. Eh, paano po yun? Halimbawa po, bumalik na po sila after one week, tapos naramdaman po nila na maluwag or masikip po yung kanilang postiso. Ano po yung ginagawa po? Opo, bali dito na rin po natin ina-adjust kung may problema. Para pagka nakita po natin yung problema at pagkatapos po na, uwi na po sila. Mabilis na lang po ang pag-a-adjust po nito. Opo, mabilis naman po. Salamat po sa Diyos, Brother Donato. Ayan. Ito rin po, Kuya, update lang din po kung dun sa nangyari po natin kanina sa paghahatid po ng ating mga assistive devices mula po sa riders po natin. Ngayon po, kasalukuyan po na naihatid na po ang isang wheelchair, isang walker at isa pong nebulizer sa atin pong mga kasangbahay galing po sa Maybunga, Pasig City. Pero meron pa po tayo, Kuya, ngayon na hinahatid pa po. Currently ay nasa biyahe pa po sila. Papunta po sa West Forest po sa May Pasig City para po i-deliver yung isa na lamang pong wheelchair. Kaya salamat po sa Diyos dahil na-deliver na po yung ating mga assistive device sa atin pong mga kasangbahay dyan po sa Maybunga, Pasig City. At yan muna po ang update po dito, Kuya. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat, Sister Celine, at sa lahat po ng ating mga kasama dyan sa dental services area po natin. At balikan natin Sister Ira sa ating pong medical consultation area. Sis Ira. Hello po, Kuya. Good morning po ulit, mga kasangbahay. Time check po, it's 8:40 a.m. So may ilang minuto na lang po kayo, mga kasangbahay, para makapagpa-register po. Hanggang 9 a.m. po ang ating registration dito po sa ating MCGI Clinic. Lahat naman po ng pasok po sa atin pong cut-off na 9 a.m. po na registration, mapapagsilbihan naman po kayo sa awat tulong ng Diyos. At ngayon po, nandito po tayo sa area po ng CBG po sa mga gusto pong mga pasyente po natin na mga may request po ng CBG or random blood sugar. So kasama po natin si Sis Elisa Palomino, ating pong registered nurse, para i-explain ano ba yung procedure po ng RBS or CBG. Ano po ba itong RBS or CBG, Sis? Magandang umaga po. Magandang umaga po, Kuya. Ang random blood sugar po ay isang test para malaman po ang sugar level at hindi po kailangan ng fasting. So any patient po, pwede, kahit po nakakain sila, pwede pong kuhaan po ito. At kinikater po natin ang mga pasyente na nirequestan po ng ating doctor. Gaya po ng ating pasyente ngayon, galing po ito sa ating doctor na si Dr. Hill Vicente, ang ating ENT. So Brad, first time niyo po bang magpa-blood sugar? Po, first time. Kinakabahan po ba kayo? Medyo po. Okay po. So ano po yung steps na ginagawa po natin pag po nagbigay na po sila ng request, ano na po yung sunod po na gagawin? Pinapalista po natin at the same time, kinukuhaan na po natin kaagad yung pasyente ng sample. So inialam po natin sa pasyente na ang procedure na ito, makakaramdam po siya ng konting kirot dahil meron po itong needle. Pero sandali lang po, ang test po na ito ay less than 10 seconds. So, pero sis, bakit po ba nagpapacheck po ng random blood sugar po? Ang test po na ito para malaman kung ang isang pasyente ay diabetic or pwede rin po malaman kung mababa yung kanyang blood sugar. So malalaman po natin ngayon kung ang kapatid po ay may mataas na blood sugar o normal or mababa po. Okay, so makikita na natin dahil first time po ni Brad Joe. Ayan. So ito, any finger po ito sis na pwede pong pag-testan po? Kini-cleanse po natin to ng alcohol. Tapos po, pagkatapos po, kukuha na natin po siya ng sample po. So dito lang po siya sa my side. Kuha na po ako, Brad. So nakakuha na po tayo. Tatanggalan lang po natin siya ng dugo at magpiprick tayo ulit. Lalabas lang natin yung blood. At malalaman na po natin yung results in less than 4 seconds po. So, yung blood sugar niya po ay 90 milligram per DL. So, i-record po natin yan, ilalagay po natin dun sa request, at ina-advise po natin yung pasyente na kailangan po bumalik po siya sa doktor. Usually po, kung nakakain po yung kapatid or yung any patients po natin, 140 below normal po yun. So, nasa normal level po siya kasi 90 po? Opo. Pero pinapabalik po natin siya sa doktor para po mabigyan pa po siya ng further advice. Alright. So, kumusta po ang inyong pakiramdam, Brad Joe?
Okay naman po. Nakahinga rin ng maluwag kasi 90 lang po ang inyong blood sugar. So, pupunta na po ngayon si Brad po sa kanya pong doctor na simpo na pinag-request na niya po ng kanya pong random blood sugar. So, ayun po. Kuya, si Sis po ay registered nurse po natin siya dito sa Philippines at siya po ay registered nurse din po natin sa Finland. So, ano po siya? Nag-volunteer po siya dito sa atin pong MCJ clinic from the past weeks po. At next week po, babalik na po siya ng Finland. Meron lang daw po siyang gusto pong sabihin sa inyo. Kuya, maraming salamat po sa mabuting pagkakataon at nakabahagi po dito sa gawain po. Napakaganda po talaga ng service po dito at walang katulad, sis. At magpapabati rin po sa sis Ira. Pinabati ko po ang mga kapatid po sa Helsinki, Finland, sa mga kapatid po sa South District, sa lokal ng BF, sa mga kapatid po sa KFI, at mga doctors po natin dito, dentists and optometrists. Maraming salamat po sa Diyos. Maraming salamat po sa Diyos. At yun lang po mga kasambahay. Sana po meron po kayong natutunan sa atin pong area dito, sa atin pong random blood sugar or CBG. Balik po sa inyo kuya. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat sis Ira Mariano. At sa lahat po ng ating mga katuwang naman dyan, salamat po. Maraming salamat sa inyong patuloy na participation para po tayo ay sama-samang makalingap sa ating mga kapwa-tao, makarating sa kanila ang kabutihan ng Diyos. Si Sistini, balikan natin sa atin naman pong pharmacy. Sistini. Yes po kuya, nandito po tayo ngayon sa pharmacy and as of 8:20 a.m. ay meron na po tayong 91 na mga pasyente na nabigyan po ng libreng gamot dito po sa ating MCGI Clinic of Pharmacy. At karamihan nga po kuya no, sa mga nabigyan po natin ng gamot ay yung ating pong mga kapatid na nangangailangan po ng kanilang pang-maintenance. At ang binibigay po nating pang-maintenance dito kuya ay good for 1 month na po. So talagang marami po sa ating mga kababayan nagpapasalamat din po talaga kasi pangmatagalan na po yung binibigay nating gamot dito sa atin pong pharmacy. At karamihan po kuya ng mga nabibigyan natin ng reseta dito, talagang nilalagyan din po ng ating mga doctors sa reseta ng mga vitamins para daw po may katulong din yung mga gamot po nila para po makatulong sa kanilang mga katawan. So nilalagyan po talaga natin ng vitamins yung mga gamot din po na ibinibigay natin sa atin pong mga kasangbahay na nangangailangan nito. At kuya, as of 8 a.m. naman po, meron na po tayong kabuuang 332 registered patients dito po sa ating MCGI clinic. At sa nalalabi pong mga minuto ng ating pong registration, kasi 9 a.m. po magsasara po ang ating registration area, ay asahan po natin na mayroon pa rin pong mga daragdag na mga kasangbahay na magpapa-register at para po makapagpa-check up na rin po sa atin pong mga doktor. This time, ina-acknowledge din naman po natin ang presence din ng iba pa po nating mga local government units na nandito po, katulad po ng Pag-IBIG Fund. Good morning po sa inyo. Marami pong salamat sa pagpunta sa atin pong clinic. At syempre, sa atin pong mga laging katuwang dito po sa atin pong clinic, ang MCGI or Members Church of God International. Salamat po sa Diyos mga kapatid, sa lahat po ng mga volunteers natin, sa mga doctors, sa atin pong mga pharmacists, sa atin pong mga nurses, at syempre dun sa ating pong MCGI RACS, DRRT. Kuya, yan po muna ang latest natin dito sa ating pong pharmacy. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Sir Tini Balanon. Bueno, tuloy-tuloy pa rin po. May konti na lamang oras po para sa ating cut-off dito po sa ating MCGI Charity Center sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Every Friday, ating pong MCGI clinic ay nakabukas. 5 in the morning to 9 o'clock ang ating pong registration. Magdadala lamang po kayo ng inyong valid ID na government issued para po sa proper identification para dun sa atin po ng mga records at mas madali po tayo makakapaglingkod naman sa inyo sa inyong mga pagbalik sa atin. At dyan po sa ating La Verdad Diagnostic Center sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Bukas din naman po yan. Ano? Monday to Thursday, 10 to 12 po ang ating registration. At pag Friday po, 5 in the morning hanggang alas 8 ng umaga ang ating naman pong registration dyan. Para tayo po ay makapagsilbi naman sa ating mga kapwa-tao sa loob ng maghapon. At ang ating pong MCGI Digital Clinic Hotline ay maaari po ninyo matawagan kung meron kayong ibig na ikonsulta sa atin pong mga manggagamot, maihingi ng payo tungkol sa inyong mga problema sa kalusugan. Libre lamang din po naman yan. At sa inyong mga lugar, sa Luzon, Visayas at Mindanao, ang Mobile Dental and Optical Clinic po ng MCGI ay umiikot
Ang atin pong Unit 1 sa kasalukuyan ay nasa Digo City, Davao del Sur. Ang Unit Number 2 ay nasa Coron, Palawan. At ang ating Unit Number 3 ay nasa General Trias, Cavite. Ang tabayanan nyo lamang po yung mga anunsyo kung saan-saan po ito mag-i-station. At kung malapit po kayo sa lugar, maaari po kayong magsadya sa atin pong Mobile Dental and Optical Clinic na nakahimpil sa inyo pong mga area. At iyan naman po ay bukas para sa lahat. Ano man po ang inyong religion, ano man po ang inyong political affiliation, tayo po ay nagsisilbi sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan naman ng assistance. Ang Rise and Shine segment po ng Good Morning Kuya, sumasa inyo naman every Monday, 6 o'clock to 7 in the morning. At tuloy-tuloy po ang ating mga public services sa ating pong servisyong bayanihan from 4 in the afternoon to 5:30 Monday to Friday. At hanggang sa susunod na Lunes, kung loloobin po ng Panginoon muli, kasama po ang ating mga kasambahay sa ating Good Morning Kuya program, ibig namin na sa tulong at awa ng Panginoon, kayo ay patuloy na mapagsilbihan. At sa huli, mananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. At kung loloobin ng Panginoon, pagdating at pagsapit na muli ng isang panibagong araw sa atin sa araw ng Lunes, sana'y muli naming marinig ang sabay-sabay ninyong pagbati ng isang Good Morning, Kuya! God bless! Salamat po!